record ko lang din. All right, ayan. So welcome po sa ating training. This is a practical training. Our topic is closing the deal. Okay, ang goal natin is talagang kumbaga tumaas yung skills natin pagdating sa pag-close ng deal. Kasi kapag magaling tayo mag-close ng deal, for sure, magiging makakatulong tayo sa mga members natin, no, na may pasa din yung technique na yon, yung skills na yon. Tama? Ayan. So what is closing? Sabi dito, okay, closing refers to the achievement of the desired outcome, which may be the exchange of money or the acquiring of signature. Sabi din dito, closing starts from every part of your presentation. Okay? So, ibig sabihin pala, mentors, hindi lang to yung pagdating sa dulo, after the presentation, iko-closing mo. Ang closing daw pala, umpisa pa lang na binuksan mo yung Zoom account mo, nagko-close ka na ng deal. Okay? So, from the first part na nag-open ka ng camera mo, from paano ka mag-build ng rapport, paano yung karisma mo sa tao, masaya ko ba, alam mo yun, yung umpisa pa lang yung paano ka nakikipagkilala, kino-close deal mo na siya nun. From the company, kung paano may pinapresent yung company, dapat sa, dun ka pa lang sa may, ini-introduce mo pa lang yung company, let's say, nagpe-present ka na, no? Ini-introduce mo pa lang yung company, sold na sa'yo yung tao. Parang, wow, ang ganda ng company na yun, sige, jo-join ako dyan. Nakakabilib naman. Diba, nabago pala yung kumpanya, pero grabe na yung resulta ng kumpanya, grabe yung mga brand ambassadors, grabe yung history na nagawa, 'di ba? So doon pa lang, kumbaga, sold na yung tao. Okay? Kasi kumbaga, pag binigay mo na yung best mo for every part of the presentation, pagdating sa dulo, hindi ka na mahirapan mag-close ng deal. Do you agree with me? Okay, kaya sabi dito, closing starts from every part of your presentation. Pati yung sa product, paano mo siya i-discuss? Dapat doon pa lang sa product, pay in na, bibili na. Alam mo yun, yung parang, okay, wag mo na explain yung marketing plan, sold na ako sa product, magkano pa package. Parang ganun. Okay, sa sobrang binigay mo yung, kumbaga binigay mo yung dapat, saka yung best mo. Okay? Then pagdating pa lang dun sa inclusion, di ba? Dapat talaga ma-explain mo na mabuti. For example, sa Jade natin, di ba? Yung benefits ng may vouchers, di ba? So dun pa lang parang, okay, kahit wala pa yung just for you, yung kikitain ko pa lang sa Jade voucher, talagang magalaki na. Half a million na agad ang babalik. Tama ba? So 198 ko. Then pagdating din sa marketing plan, syempre sobrang ganda ng comp plan natin. Kasi one account policy lang siya. Plus may mga bonus pa sa like, just for you, give me 5. Mabilis kumita ng million kay I am worldwide. Eh, no? May mga ano pa tayo. Residual sales match, may mga unilevel. Kaya pagdating sa closing, hindi ka na mahihirapan. Okay, so lagi natin tatandaan yan, okay? So, ang goal natin lahat, mga mentors, is yung OTS. Ano ba yung OTS? On the spot. Ituturo mo din to sa mga downlines mo. Okay, ang goal natin, okay, may presentation tayo. Okay, leaders, sabihin mo na sa leader mo, ako magpe-present, okay lang ba i-OTS natin siya? Ano ibig sabihin ng i-OTS? As much as possible, ma-on the spot natin. Okay, na nagustuhan niya yung business, mag-sign up siya agad or mag-reserve na agad siya. Yun yung ating goal, okay? On the spot pay in. Kasi ang tao kasi, ang excitement level niya, usually, nasa ano lang yan, 24 to 48 hours lang. Ang excitement level ng isang tao. Then kapag hindi na na-follow up, no? Pag di na na-follow up, bumababa po yung excitement ng desired excitement ng tao. Okay? Say for example, kami po, yung Montero, pinaano namin siya, pinalitan namin yung mugs, tama? So 110,000. Diba? So excited kami noon, kaya on the spot may time ako napapalitan ko. Tapos dapat kinabukasan papalift namin siya. So another 75,000 papalift namin. 'Di ba? Kaso nawalan kami ng time. Tapos sumunod na noon, nagpa-reschedule kami, nawalan ulit kami ng time. Tapos ngayon parang wag na lang pala. Diba? Huwag na lang pala natin palift, diba? So ngayon, hindi pa namin pinapalift kasi parang okay na kami. So kung mapapansin mo, diba, nawawala yung desired level ng tao. Kaya as much as possible, pag nag-present ka, huwag mo nang pakawalan. Okay, kung may cash ka ngayon, mag-reserve ka na, padala ko sa'yo yung products, kahit kalahati lang muna. Then, maganda makaposition ka agad, yun yung goal natin, ma-on the spot yung tao. Then, ma-follow up ng trainings para hindi po mawala yung gigil factor o yung desired outcome niya. So, meron ba dito mga mentors na pag napapiin,
Tapos pagka pay in, magugulat ka 1 month na 2 months na 3 months na hindi na humahataw. 'Di ba? Hindi na nagpapakita, hindi na nag-a-active. 'Di ba? Nung umpisa, gustong-gustong gawin 'yung negosyo, tapos ilang araw hindi na ganoon kagigil kasi nga bumababa 'yung excitement level. Kaya very important po talaga ng mga activities kagaya ng trainings, kagaya ng mga mentorings kasi doon po sila na nai-inspire. Tama ba? Doon sila na ma-motivate na gawin 'yung negosyo. Kaya alam mo yun, pag may bago kang leader, talagang make sure mo na i-mentoring mo na yan. Huwag mo na antay yung schedule ng Team Dragons. Tama? Uy, leader, ano tayo? Free ka ba na after work mo? I-manual 3.0 kita. I-IDVP kita para alam mo na importance ng pag-rank up, importance ng pag-upgrade, tama? Importance ng alam mo yung IDVP. So gagawin mo na siya para hindi po mawala yung momentum ng leader mo. Okay? So, yan. Ginagawa ba natin yun, mga mentors, pag meron tayong bagong direct? Diba? Mini-mentoring na agad natin, manual 3.0 na agad. Diba? Mas maganda po, no, na hands-on ka. Lalo na pag may direct ka. Ako, I'm very hands-on pag may direct po ako. Hindi ko po yun basta na sasendan ko lang ng link, manood ka lang dyan kasi minsan di naman nanonood. Tama ba? So, ang ginagawa ko talaga, mag-iset ako ng schedule, kahit kami lang dalawa, mas maganda sa akin, at least nakakausap ko siya, may personal touch. Tama ba? Nakikilala ko yung background niya. May personal relationship. Tama ba? So, yun yung ano natin, no? Gagawin natin sa mga mentors pag may mga DR tayo para hindi rin bumababa. Hindi kasi porket nag-pay in na, okay na. Diba? Hindi kailangan masundan din talaga yan ng mga series of mga mentorings, no? So, ang mindset mo lang lagi is ABC. Ano ABC? Whenever you present the business, ang mindset mo lagi is ABC. It means always be closing. Okay, dapat naka-mindset ka na na ipe-present mo yung negosyo, i-close mo yung deal, hindi lang basta i-open sa kanya. Okay, yun yung goal natin, no? So, ito yung mga right mindset na meron ka dapat, okay? Pagka mag-start ka ng negosyo na to. Okay, pag mag-start ka na i-share yung business, ito yung mga right mindset na dapat meron tayo. The right mindset is, sa pag-negosyo natin, you have to do it daily. Okay, hindi mo pwedeng gawing habit lang, ah. Every once a week lang, every Monday routine lang, 'di ba? Pang Tuesday, Wednesday, Thursday pahinga, tapos pagdating ng Monday saka ulit mag-active. No, when you start a business, you do it daily. 'Di ba? 'Di ba? Sigurado may mga nag-start na rin dito mag-business. 'Di ba? Alam mo 'yun, pag nagtayo ka ng negosyo, hindi pwedeng sarado ng isang araw. Pag sarado ng isang araw, napakalaki ng lugi mo. Tama ba? Sabi ko nga sa mga staff ko, we can't afford to close even one day. Kasi ang laki ng OPEX natin. Renta pa lang natin, mga pasahod pa lang sa mga staff, di ba? So hindi pwedeng magsasara ng isang araw. So ganun sa negosyo natin. Dapat everyday mo siyang gagawin. Everyday prospecting, everyday mentoring, everyday training, everyday po talaga. Yun yung right mindset. Kasi hindi ka po makakabuild ng momentum dito. Hindi ka makakabuild ng malaking grupo if yung hataw natin, patse-patse. Alam mo yun, kapag ka-feel lang natin, we have to do it daily. Consistency is the key. Okay? Tandaan po natin yan. Sa success po, hindi po siya yung, hindi po mahirap maging successful kay I am. Actually, kapag ka magsipag ka, mabilis lang ka maging successful. Tama? Mabilis ka lang aangat eh. Pero ang pinaka-challenge po natin, okay, yung i-maintain mo, yung success mo. Tama? So para hindi ka mahirapang i-maintain yung success mo, you have to do it consistency. Okay? Consistently and every day. Okay? For example, madali mag-suffer. Okay, nag-suffer ka na, pero ba't hindi mo siya ma-maximize? Ba't hindi mo man lang na-experience yung 100K sales match, 200K sales match? Okay? Kasi minsan, after natin mag-ramp up, okay na. Diba? Kailangan, diba, gawin natin siya every day. Huwag ka talaga magpapahinga. Yun yung mindset mo. Do it daily, araw-araw. Kasi nagne-negosyo ka. Okay? Pangalawa, iba ang selling, iba yung sharing. Tama? Dapat ang goal, ang mindset mo dito, sinishare mo lang yung opportunity. Hindi mo siya binibentahan. Kasi ang tao ayaw ng nabibentahan. Ayaw ng feeling na nabibentahan. Pero sobrang gusto nilang bumili. Tama ba? Na-experience yun ba yun yung nasa mall ka? Gustong-gusto mong bumili ng isang bagay pero may tumasok na ano nga tawag dito, sales lady, ang kulit-kulit. Tama? Ay sir, maganda yan. Naku, unin mo na yan sir. Ay naku, ganito yan. Parang nawala ka na sa mood, parang ayaw mo nang bumili. Diba? Parang gusto ko lang yung may kalayaan akong mamili. Tama? Alam mo yung ganun. So, ang goal mo lang is i-share. Okay? I-share mo yung opportunity
Okay? No hard selling kasi kapag ka na-share mo naman na mabuti yung negosyo mo, automatic sasali sa yung tao. Okay? Tapos, ang mindset mo, pag hindi mo siya pagkakakitaan, ang mindset mo, tutulungan mo siya. For sure, ganun yung mindset nating lahat. Tama ba, mga mentors? Diba, when we share the business, hindi naman natin inisip na, ay, just for you ko to, ay, give me five ko to. Diba, ang nasisip natin, tutulungan kita. Okay, tutulungan kita. Dapat ganun yung mindset natin. Kasi pagka iniisip agad natin yung income, diba, mafe-feel ng client mo yun eh, na after ka lang sa pera niya, after ka lang sa mag-sign up siya, dapat ang mafeel niya is tutulungan kita. Okay? So yun yung ano, kapag ganun din yung pakiramdam mo na parang na ang mindset mo, tutulungan mo siya, hindi ka man niya mag-share ng opportunity. Okay? Then sabi din dito, be ready for rejections. Mentor, sobrang dami mong rejections, my experience. Sabi nga kanina sa training ni Mentor Aryan, kahit top earner na, nare-reject. Nare-reject. Kaya dapat po, ready ka dyan. Okay? Fast forward natin na, paano po ikaw, paano mo po malalagpasan or mararamdaman yung pain of rejection? Fast forward mo dito sa baba. Numbers game. Dapat marami kang kinakausap. Tama? Kasi ramdam mo lang naman na nare-reject ka pag isa lang yung kinakausap mo. Tama po ba? Alam niyo po ba parang recently lang, last month, meron akong nag-inquire sa page ko. So kinausap ko, sinare kay link, tapos may konting tanong, sinagot ko. Tapos magpe-pay-in na siya kinabukasan. Nang kinabukasan, hindi lang ako naka-reply ng mga 3 hours siguro. Diba? Nag-PM na siya sa iba. At nung binalikan niya ako, sabi niya, okay lang ba sir mag-pay-in ako sa iba kasi busy ka ata. Diba? Yun yung reply niya sa akin. So syempre, kumbaga parang ang sakit kasi at the first place, diba, ako yung nag-present. Diba? Ako yung kumbaga sa akin niya nakita, I am worldwide sa ads ko. Diba? Tapos hindi lang ako naka-reply, mag-join na siya sa iba. Diba? Ang pinakamasakit doon, top earner ka. Diba? Top earner ka, tapos mag-join ka pa sa iba. Diba? Pero, ganun yung nangyari. Okay? Kung masakit siya, kung siya lang yung kausap ko. Pero since marami po akong kausap, hindi ko po medyo na, parang masama na hurt ako, pero move forward agad. Okay? So, ano daw yung sikreto para hindi ka po makaramdam ng mga ano, ng emotional pagdating sa mga rejection? Numbers game. Damihan po natin yung ating talk, damihan po natin yung kausap natin, no? Para alam mo 'yon, para pag kami umayaw sa iyo, okay lang. Kasi marami namang susunod. Tama ba? Ayan, don't burn the bridge. Ano ibig sabihin ng don't burn the bridge? Ibig sabihin, hindi porket hindi nag on the spot, hindi porket hindi nag-join yung tao, eh alam mo 'yon, yung parang ay o oh, ano na tawag dito, parang nag-stop ka na agad, parang ayaw mo na. Tama? Okay, tandaan mo ah, ito may papakita ko sa inyo, no? Importante din kasi yung close ka din sa mga directs mo. Kumbaga, kaibiganin mo na lang sila if ever na hindi siya mag-join agad. Importante yung may personal kayo na conversation. So may papakita ko sa inyo, ito isa sa mga malalakas sa team nata, sa team blast ngayon, si Maribel. Halos every week meron tong direct. Ito, mapapansin mo dito sa convo niya. Meron siyang Jade. Eto, tinan mo to ha. May Jade siya kaninang pay-in, tapos nadagdagan ulit dahil sa simpleng follow-up niya. Sabi niya dito, hello ate, nag-lunch na po. Diba? Punta kami office, magpa-process kami ng Jade package pay-in, may mag-join from Canada. Tapos send siya ng picture. Ginagawa ba natin mentors yan? Diba? Pang follow-up. Kaya dapat pala, nakalahat ng nakausap natin na hindi agad nag-pay-in, isusulat pa natin kasi don't burn bridges. Pwede mong balikan yan. Kagaya ng ginagawa nila, kahit makulitan, yan ang ginagawa ng magkapatid na yan. Okay? Bakit sobrang lakas nung ano ng production ng I Am The One kala Mentor Poy? Kasi ang sikreto ng magkapatid na to, lahat ng prospect nila, every time may pay-in sila, kahit makulitan, kahit mag-seed, ina-update nila. Tama? Ina-update nila. Diba? Para nakikita niya na, alam mo, itong tao na to nakakatuwa naman. Parang kahit hinisan, sinisim ko, kahit nireject ko na, tuloy-tuloy pa rin. Tama? Kasi nag-show naman ng interest, hindi pa lang at siguro decided mag-join agad. Tama? So dahil doon sa pagkanyang pag-inform, pag-follow up na yun nga, may papasok, may pa-process, sabi niya, Jade, wow, sabi niya, grabe po, booming talaga business natin. Thank you, Lord. Pwede makita Jade package para mapag-aralan ko rin. Diba? Okay, send ko sa'yo. Tapos may voucher yan. Ayan, Jade. Ito pwede kikitain sa kapag magawa. Actually, na-explain mo naman to, pero minsan kasi kailangan mo talagang ulit-ulitin sa prospect.
Tama ba? Lalo na kapag ka matagal nang hindi na-presentan, syempre nawawala na sa isip nila yan. Sabi niya, eto pwede kita yung sa Jade kapag magawa mo sa System 4 na mag-avail sa'yo ng Jade, may 300,000 ka na. Okay, deal. Hihihi, ipapatransfer ko na pera. PDO. Okay, ate, push na natin. Yes, pwede yan. 1988. Opo, ate, yan. So, yan, nagpadala na. Wow, ayan na ang bilis ng graduations po. Maghanap ako idea, hanap ka ate para ma-process ko na. Gets po. Diba, yung pe-process niya na isang pay-in lang na Jade, nadagdagan pa ng Jade sa simple niyang pag-update. Okay, kaya mentors, don't burn bridges. Diba? Sulat mo lahat ng mga nakausap mo kasi babalikan mo yung pag may bago kang pay-in, meron kang mame-message dyan, meron kang mare-replyan dyan. Tama ba? May natutunan po ba? Okay? No wrong prospect. Tanda mo, okay? Ang mindset natin, no wrong prospect. Only wrong timing for the right prospect. Tama? Walang wrong prospect. Lahat na gustuhan yung negosyo, just so happen na siguro parang, siguro close-minded pa siya. Kasi kakagaling niya lang sa scam. Diba? Diba? Kumbaga, siguro hindi pa ready sa kanya kasi negative pa yung asawa niya. Or wala pa siyang time kasi nga manganganak siya. Alam mo yun, may pinagdadaanan siya. So, kumbaga, continuous ka lang. Sabi ko nga, number scheme. Tsaka ilagay mo lang yan sa prospect list mo na babalikan mo. Sobrang importante na may prospect list ka, may follow-up ka. Kasi pag example, tulad niyan, may promo, may mga ganyan. Ang hirap kasi pag wala kang ma-follow-up. Alam mo yung ang dami nilang pinaprocess tapos ikaw kahit isang silver wala kang ma-process kasi hindi mo pinaglilista lahat ng mga nakausap mo. Tama? Okay. Next natin na right mindset is yung SW4. Ano ibig sabihin ng SW4? Some will join, some will not. So what? Someone is waiting next. Diba? Ano ibig sabihin niya? Pag pumara ka ng jeep, pumara ka ng taxi, at hindi ka hinintuan, alam mo, may susunod pa rin taxi. Tama ba? So kapag ka, nireject ka, next ka lang ng next. Okay? Kasi may susunod at may susunod na bibigay sa'yo na alas mo, may bibigay sa'yo na malupet na mas masipag. Kaya huwag mong panghinayangan yung mga tao na umaayaw sa'yo. Okay? Basta, kumbaga at least maganda lang yung relationship mo sa kanila para anytime pwede mo silang balikan, pero you have to move forward. Okay? Law of sowing and reaping. Ano ibig sabihin ng law of sowing and reaping? Pag may tinanim ka, may aanihin ka. Okay? So, lahat ng mga nakausap mo at hindi nag-sign up, lahat yan ang tawag dyan, tanim. Diba? Kaya papansin mo yung mga ibang mentors sa kamusta mo, ay, kamusta yung PIN? Kamusta yung talk mo? Ito may tanim. Diba? Ibig sabihin, in the future, meron kang aanihin. Minsan nga, iba kong mga TRs after 1 year bago mag-join. After 2 years, diba? May resulta ka na pero after 2 years pa nag-join, normal yun. Ang tawag doon, tanim. Diba? Basta ikaw, huwag ka lang mag-quit kasi hindi mag-join sa'yo yan pag alam nila na tulog ka na, na hindi ka na active, hindi ka na nagpo-post. Diba? Iba na yung pinopost mo. Diba? Mga TikTok mo na lang. Diba? Iba na yung pinopost mo, mga palitaw na. Diba? Ay, hindi na talaga babalik sa'yo yun. Diba? Kailangan, continuous ka pa rin sa pag-show sa mga prospect mo na you are still active and open for business partnership. Tama? And ito pa, right mindset. It's always a no if you don't ask. Be boldly na itanong sa prospect mo na alam mo yun, join ka na, di ba? Nagustuhan mo, join ka na, di ba? Kasi pag hindi ka nagtanong, kinapaka pa mo siya, it's a no. Mas for me, mas maganda sabihin pa ng client sa'yo na no, hindi ako mag-join kesa yung paasahin ka. Tama ba? Kesa umasa ka. Kaya you have to ask, di ba? Kaya minsan medyo magulo na yung prospect, di ba? Alam mo yung hindi mo maintindihan kung maggusto niya or hindi, nag-aalangan siya. So dinediretso natin minsan, nagustuhan mo ba yung business? Di ba? It's just a yes or a no lang naman. Di ba? Sasabihin niya yes. Okay, that's good. Okay, then let's start. Di ba? Saan part ka ba na ano ba yung challenge mo? Bakit di ka pa makapag-start? Diba? If finances yan don't work, can start from this package to upgrade ka dito. Importante, makapag-start ka na. No? So, ganun. Importante na mag-a-ask tayo. And then, always study the business. Diba? Lagi kasi may mga bago tayong dapat matutunan sa negosyo natin. Hindi pwede yung knowledge natin last year. Yun pa rin yung baon natin this year. Lagi maraming innovation. Lagi maraming bagong updates. Diba? Kailangan aware tayo dyan. Okay, paano yan? Ang gawin mo, mentor, is tingnan mo yung mga malalakas magpapiin. Diba? Alamin mo kung ano yung galaw nila. Diba? Study mo yung kung ano yung ginagawa nila para may ma-apply ka sa team mo.
Okay? Invite everyone, huwag kang mamimili. Okay? Kasi lahat prospect. Diba? Hindi mo alam kung sino yung alas mo. Wala kasi nakalagay na letter E sa ulo nila eh, na ito alas, ito hindi. So lahat, invitein mo. Tama? And then stick to the goal. Ano yung goal natin? Invite. Okay? Maraming invite, mas maganda. Kasi lahat ng negosyo kailangan mag-invite. Walang negosyo na hindi nag-i-invite. Mapa-Jollibee yan, nag-i-invite yan. Diba? Kilala na yung Jollibee pero patuloy pa rin silang nag-a-advertise kasi they need exposure para sa negosyo natin. Diba? Kailangan yung post ka ng post na tumatak sa prospect mo sa Facebook na walang ibang magandang produkto ngayong pandemic times kundi yung product mo na barley. Tama ba? Okay. So before closing, ayan, always attend trainings and mentoring. Knowledge boosts confidence. Do you agree? Kapag may bago kang natututunan, lalo na from the top mentors, mas lalo nabubus yung confidence mo. Kaya huwag na huwag kang mawawala sa mga trainings natin. Okay? Learn the stories of people. Okay? So mamaya pag-uusapan natin yan. Attend IBPs. Alam mo, gagaling kang mag-close ng deal kapag lagi kang na-expose sa IBP. Dapat lagi ka umatin ng mga IM business presentation, lalo na dyan ngayon, advantage po sa atin. No? Every day, diba, spoon feed tayo ng IM worldwide ng IBP. Dapat minamaximize po natin. Meron ba dito na nagmamaximize din ng IBP ng IM worldwide? Diba? Ang gagaling sa mga di nawawalang speaker dyan, si Mentor Mitch, diba? Isa sa mga magagaling talaga mag-build, diba? Kaya dapat, alam mo yan, present ka dyan, diba? Pakinggan mo kung paano yung mga bagsak nila, paano nila pinapresent negosyo. Siyempre, may mga stories din dun. Diba? Learn powerful closers. Okay? Learn from powerful closers. Yung mga magaling mag-close, di lagi may piin. Tanungin mo ano yung approach nila, ano yung mga sinasabi nila. Don't be afraid to ask questions. Okay? Visualization. Okay? Dapat na-visualize mo na na-done deal or OTS na tong kausap mo. And master the tee-up or edification. Okay? So, yeah, next natin. And I have a question sa inyo. Sa tingin nyo, how many seconds, hours, or minutes to do a first impression? Okay? Ilang segundo kaya? I-type na natin sa ating chat box. Okay? Maging lively po tayo sa chat box, no? Para makita natin na may, para may interaction naman. Okay? Ayan, walang tama, walang mali, no? Ayan, sabi ni Mentor BG, 1 second. Ayan, Mentor Arlene, 5 seconds. Mentor Hoodie, 2 minutes. Mentor Nair, 10 seconds. O, Mentor Daddel, 3 seconds. Okay, eto siya. Sabi dito, career experts say, okay, it just takes 3 seconds for someone to determine whether they like you and want to do business with you. Grabe, bakit sobrang bilis? Yes, kasi sabi nga, di ba, first impression, last. Okay? So, ang tip ko sa iyo diyan, okay? Kailangan din pala hindi porket tayo ay nasa bahay lang. Okay, zoom lang naman eh hindi na tayo, alam mo 'yun, hindi na tayo mag-aayos ng maayos, hindi na tayo mag-aayos, 'di ba? Alam mo 'yun, hindi natin paghahandaan kasi nga syempre negosyo pa rin natin 'to. Kailangan natin mag-invest. Okay? Invest ka. Okay, for example dito, okay, wag ma-offend. Marami tayo dito mga business partner kinakain ng virtual ano nila, virtual background nila. Meron ba dito kinakain ng virtual background? Okay, ang sikreto dyan, bumili ka ng tela na ilang yarda lang naman ng tela yon, kulay green. Okay, kasi may mga ibang gadget na kailangan ng green screen. Okay, so bili ka nun, lagyan mo ng green yung likuran mo para hindi ka kakainin. Okay, minsan kasi nagngingiti ka tapos yung ano mo doon, yung alam mo yan, yung background mo, 'di ba? Yung ipin mo nawawala na, 'di ba? So, huwag ka na lang mag-ano, may nagda-drawing po. Ayan. Okay, mag-drawing ah. Okay, kuha kayo ng papel. Ayan. So, ayan, mag-i-invest ka. Tapos 'wag lang ano, kumbaga invest tayo talaga din sa minsan kasi may against, alam niyo ba, against the light. Okay, alam naman natin against the light, di ba? For example, may ilaw sa bintana natin, tapos ang dito yung camera natin, magiging whistleblower kasi tayo doon. Di ba? Magiging maitim na maitim tayo. So maganda, dapat nandun ka sa eto yung bintana ng camera mo para nandun sa iliwanag. Or might as well, magbili ka na lang ng ring light or ilaw. Okay? Para naman kitang-kita talaga yung kagandahan at pagkapuhan mo. Tama ba? Ano pa yung mga kailangan natin pag-investan, di ba? Alam mo, marami dito naka-t-shirt pag may mga Zoom. Walang problema dyan. Ako po naka-t-shirt lang din ako ngayon.
Pero bili ka ng ganito o yung antawag dito, coat, blazer, o di man tawag dyan, di ba? At least may dalawa ka niyan, palitan, di ba? Hindi naman naman kailangan lagi yan laban everyday, di ba? After mo mag-IDT, after mo mag-Zoom call, di ba? Ilagay mo lang yan, tapos bukas ipapatong mo lang ulit para anytime ready ka. Minsan kasi ganun eh, may biglaan lang, di ba? Tapos di ka pa nakaligo, di ba? Kahit nakaano ka lang, o quote ka, o start ka na ng negosyo mo, so okay lang ba, invest tayo sa mga ganun? Diba? Magkano lang to? 1,000, 2K sa Uniqlo or H&M. Bili tayo dyan kasi first impression last. Diba? So, ano pa yung mga kailangan natin pag-investan? So, yun lang naman so far. No? So, image natin, very important kailangan pag natin. At least maganda dito, pang ito lang naman yung part na nakikita. Eh, hanggang dibdib lang naman nakikita sa Zoom. Diba? At least yung investan natin. Tama ba? Okay? So, ito yung elements of personal communication na kailangan din natin maaral, okay? Sabi dito ni Dr. Albert, okay? Sa communication, it's only the 7% that matters. Okay? 7% yung spoken words. Okay? Ibig sabihin yung content ng sasabihin mo. Okay? Yung 38% sa communication is yung the voice or tone of voice. Okay? Say for example, pag ikaw, okay, may kinukwento ka sa friend mo na masaya. Di ba iba yung tone of voice mo? Tama? High pitch. Tama ba? Alam mo yun? Kasi masaya ka. So, kumbaga, alam na ng kaibigan mo na masaya to. Kasi nga, depende sa tone of voice. Pagka may kinwento ka namang malungkot, di ba? Mararamdaman mo din malungkot yung tao. Kasi nga, mababa yung boses. So, pag tayo pala, nasa negosyo, and when we do presentation and closing, dapat pala, excited tayo. Bakit? Kasi ganun pala yung tone of voice. Kailangan daw excited tayo kasi in-offer natin negosyo na pwede nilang pagkakitaan, na pwede mabago yung buhay nila. So dapat nakikita sa tone of voice natin. Diba? Dapat kung paano ka magkwento ng masayang kwento, dapat ganun ka pa nagpe-present. Okay ba yun? Okay? Huwag malungkot kasi very important yun. Okay? Kahit sabihin mo, masaya ako, pero kung ang tono mo is malumanay na malumanay, diba? Hindi ka, alam na kausap mo na hindi ka masaya. Tama ba? Okay. And then 50% is yung body language. Okay? Syempre yung ating hand gesture, 'di ba? Yun yung pinakaimportante. Okay? Yung may impact talaga. 'Di ba? Actually, yung mga Pilipino sobrang galing pagdating sa communication, pagdating sa body language. Eh. Nguso lang eh. Titig lang, alam mo na kung ano gusto niyang sabihin. Tama ba? Okay, ganun tayo mga Pinoy, di ba? So, kumbaga, ganun pala yun. Importante pala yun na aralin natin. Okay? Ayan. Aralin natin yung mga elements of personal communication. Lagi nating tatandaan sa sales, it's not what you sell. Okay? It's not what you say. It's how you say it. Okay? It's not what you say. It's how you say it. Kasi we all have the same PowerPoint, right? We all have the same product, same company, same lahat. Pero bakit nagkakaiba pagdating sa pag-close ng deal? Diba? Siyempre, it's how we deliver it. Diba? Kaya kapag may mga presentation ka, you have to give your best. Diba? Kasi, kumbaga, minsan mo lang mapepresent yung negosyo, minsan mo lang makukuha yung oras ng tao na kausap mo, might as well, ibigay mo na yung best mo. No? So tag dito. So kailangan natin no na pag kami mga presentation, ibigay natin yung best natin. Okay? So it's not what you say, it's how you say it. Okay? Ayan. So psychological factors that affect in closing. Okay, number one, smile. Okay? Lucky ba tayo nag-smile pag nag-IBP or malungkot tayo? Okay? Kailangan pala pag bukas pa lang ng camera mo, nakangiti ka na. Okay? If you want to make a good first impression, smile. Tama? Ay, pag kasi nag-smile ka, okay, ang gusto mong iparating, ang body language mo na nag-smile ka, ang pinaparating mo sa client mo, sa pinapakausap mo is, I like you and I'm very happy to meet you. Tama? So kung ikaw yung prospect at nakita mo yung magpe-present sa'yo na ay parang excited siyang makita ako, parang masaya siyang makita ako, di ba? So ganun yun, kumbaga amang feel niya na okay, makikinig ako sa tao na to. Okay? That is the best outfit, your smile. Huwag nating kakalimutan yan. Okay? Ngiti ka lang, di ba? Ngiti ka agad. If you see someone smile, we tend to automatically like them. Do you agree?
Di ba? Pag nakikita natin isang tao na nahangit, nahangiti, di ba parang na-like mo agad siya. Di ba? Lalo na ngayong pandemic, dami mga problema, di ba? Dami mga lockdown, di na uubos yung mga virus, ang dami mga variants, di ba? So, alam mo yun, pag may na-meet sila na masayang tao, masayang community, masayang environment, parang nabubuhayan sila ng pag-asa. Kaya dapat, di ba, i-keep lang natin na yung environment natin yung ganun, masaya lang. Tama ba? And refrain from using ma'am, sir, because you are not an agent. Because, okay, ang estado mo dito, you are offering a business partner kayo. So yung you can use the word na mas komportable kayo. Di ba? Ayan, sis, bro, di ba? Tito, tita, ate, di ba? Mga ganun, di ba? Don't call them ma'am or sir kasi nga business partner kayo. Pero yun, case to case based, depende din talaga sa background ng tao. Okay? So yun, okay? Number one tip yan, smile. Number two, executive presence. Okay? Create trust and establish authority. Okay? Kapag maganda tayo, di ba? Appealing tayo sa prospect natin, di ba? Nakita nila na pag open pala ng camera natin, parang wow, okay, nakapanipaniwala to. Di ba? Nakakapag-build siya ng trust agad na, ay, hindi to scammer. Okay? Ay, magaling na leader to. Ay, parang wow, hindi masasayang ang oras ko dito sa tao na to. Tama? So, yan, kailangan talaga natin yan. It builds confidence and leave a lasting positive impression. Okay? Kaya nga naman, talagang makikita nyo yung mga mentors talaga nag-i-invest din. Diba, nag-i-invest din sa kumbaga sa mga bagay na talagang makakapag-build ng trust and authority. Diba? Okay. So, soon, ganun, upgrade lang tayo mga mentors, 'di ba? Para tipong pag preset mo pa lang pagkita ng kamay mo at naka-hublo ka, 'di ba? Alam mo 'yun, 'di ba? Parang magandang negosyo na. Talagang magkakapera ako diyan, 'di ba? Kasi isang millionaire na relo eh, 'di ba? Pero hindi man natin kailangan pumunta pa agad doon, unti-unti, di ba? At least, bihisan natin sarili natin para mas maging natin yung authority and makapag-create ng trust. Di ba? So, yun. Color psychology, sabi dito, yung blue daw na kapag represent siya ng trust. Di ba? So, yan. Kaya minsan may mga blue din tayo na may mga blue tayo ng mga damit, mga polo, di ba, pag nagpe-present tayo, lalo na pag di natin kakilala, kausap natin, yan, naka-blue tayo para tiwala agad. Okay? Ayan, tapos dapat naka-open yung camera talaga. Okay? Kasi mahirap po malaman paano mo maka-close still yung tao kung di mo siya nakikita. Tama? Kasi kahit hindi siya nagsasalita, kahit ikaw lang yung nagsasalita, alam mo na agad kung ito, interesado, ito hindi. Based saan? Body language. Sabi ko nga 58% ng communication, body language. May kita mo na agad yung tao doon kung nakikinig, kung hindi. Diba, sample, ito yung screen, nakatingin dito. Diba? Ay, nagte-text yan. Okay, hinto-hinto ka. Ay, wait lang, busy po ata si may ka-text po. Sige po, at ganun kami, pag nagpe-present kami, nakuha kay VP yun. Diba, it's somehow giving respect sa sarili mo. Diba, pag kunyari nagte-text yung kausap mo, tapos ikaw salita ka ng salita, sayang laway mo doon. Ang ginagawa ni VP noon, kasi ako nag-observe ako eh, na nag-networker pa lang si VP, nagpe-present siya, hinto siya. Mahihiya yung client. Diba? Ay, sige, continue, sorry. Diba? Okay lang po. Okay, ready na po. Ayan, present siya. Tapos minsan, di na talaga siya nagpo-phone. Diba? Pero kapag dire-diretso ka, hindi nakikinig yung tao, parang hindi mo binibigyan ng respect yung sarili mo. Hindi ka rin nila i-respect. Tama ba? So, ganun siya. So, hindi mo malalaman talaga kung makikinig yung tao o hindi kung naka-off camera. Kaya talagang basic talaga yan. Okay lang po ba open tayo ng camera? Diba? Para makita ko naman po kayo. No? Makita natin, kausap natin. Sayang naman yung kagandahan at kagwapuhan. Mga ganun bagsakan. Diba? Okay? Para mag-open ng camera. No? Tapos, may kita mo doon. Katulad kanina, nagpe-present ako. Pa-just for you na ako, umihi yung kausap ko na wala. Inintay ko talaga siya. Sayang naman, daldal ako ng daldal. Ang ganda ng komplet. Tapos hindi niya napakinggan, di ba? Sabi niya, ay sorry, meron ganito, ganyan. Tapos yun, doon ako nag-start. Di ba? Kaya mahirap po mag-closing na naka-off camera. Kaya bago kayo magpe-present, make sure nyo, encourage nyo, yung kausap nyo, invite nyo, naka-open camera. Kasi iba dyan, mamaya, talk to ng talk, tulog na pala. Diba? Okay? Kasi doon mo makikita talaga agad. Yung interest, kung interesado na o hindi. Okay? Ayan. Sabi din dito, remember their names. Okay?
frequently use their name. Okay, so umpisa pa lang, di ba, syempre building rapport pa lang, di ba, hi, kamusta, ate, ganito, di ba, thank you for your time, di ba, syempre compliment, importante din yun. Di ba, ang tao kasi na nako-compliment, mas na-feel good sila. Di ba, thank you for giving your time, di ba. By the way, my name is Marlon, isa ako sa makatulong sa'yo sa business na to, di ba, at guarantee talaga na yung time na binigay mo dito, sobrang sulit. Okay, hindi mo pagsisisihan, sobrang makakatulong sa iyo itong ipepresent natin pagdating sa health and additional sa finances mo. Diba? Then smile ka lang. Ano po pala may nagkahabalahan natin? Diba? Wow, good. Wow, ang galing niyo po. That's good. Diba? Sigurado, ang dami niyo ng ipon dyan. Nako. Diba? Ganyan-ganyan, ang dami niyo ng ano. So parang ganun lang, building rapport na laman mo agad yung background niya. Maganda rin kasi pag nag-present ka, sample, nag-present ka, dapat din alam mo na yung background ng kausap mo. Kaya yung mga members dito, pag magpapato kayo, yung mga bago, magpapato kayo sa direct mentor nyo. Diba? Dapat tanong, sabihin nyo na sa mentor nyo, lahat ng nalalaman nyo sa kausap, sa invite nyo. Tama ba? Parang example, yung invite mo, networker na pala. Iba kasi pagpe-present pag networker na eh. So pag may idea si upline, alam mo, madali niya i-closing yun. Diba? Yung presentation niya, pang-networker. Pang-networker, hindi yung pang-bago. Tama? Tapos, ano siya, kumbaga, importante talaga na you give every details or information sa kakausap mo sa magpe-present. Okay? So, ganun yun. Or, kung ikaw yung magpe-present, diba, rapport ka, build ka ng rapport. Para at least alam mo yung background and yung need ng tao. And, ibibase mo yung how you present the business based sa background and need niya. Okay? So, ngayon, remember their names. Very important yan. Sabi dito, diba, the simplest trick for generating affection is to remember and frequently use another person's name since everyone likes to hear their own name. Tama ba? So the simplest trick for generating affection, diba, is remembering their name or frequently use their name. Alam ko, yan yung ginagawa ko lagi. Diba? Para makita mo, para makuha mo yung attention ng kausap mo, diba, use mo yung name nila. Diba? So, for example, nagpe-present ka. Diba? Iaano mo yan. Sabi mo, for example, ayan, si Miss Marites. Diba? Miss Marites Villanueva. O, diba? Okay? Ayan. So, makukuha mo yung attention niya. Kasi narinig niya yung name niya. Diba? Tapos, pag nagpe-present tayo, diba? Ang gagamitin natin, yung kausap natin. Okay? Paano gagamitin kausap natin? Yung sample, mag-present ka. Example, ikaw, no, Marites, mag-join ka. Ikaw to. Nakapag-retwear ka agad. Nakapag-refer ka agad within a week kasi weekly yung cut-off natin. It's a left, it's a right. Magkano agad kikitain mo this Friday? Diba? So yung sa isa sample mo, pag may isa sample yung sarili mo na for example, ipi-compla natin. Ako, na-refer kita. Diba? Nag-join ka, may direct referral ako dun. Diba? Hindi ikaw yung pinag-usapan. Siya. Diba? So huwag mong gagamitin yung ako na word. Instead, gamitin mo yung ikaw. For example, ikaw, nag-join ka para ma-visualize niya yung mangyayari sa kanya. Tama? Huwag mong, iwasan mo din gamitin yung mga word na sila. Okay? May mga ganun kasing member eh. Ito yung company nila. Maganda yung company nila. Di ba? Parang hindi ka kasali. Di ba? Parang hindi ka part ng company kasi sabi mo nila. Okay? Ito yung company nila. Masaya sila dito. Di ba? Parang ganun. So dapat, use the word natin. Di ba? Ito yung company natin. Actually, pa nag-i-invite ka pa lang, di ba, natin yung ginagamit dapat. For example, ito actually yung product natin na to. Maganda to. Di ba, may 68 micronutrients yan. Di ba, kumpleto yun sa vitamins, minerals, enzymes na kailangan ng katawan natin. Di ba? So, yun yung magandang word. Okay? Yun yung gagamitin natin. Okay? Hindi yung, ito, maganda yung product ko na to. Di ba? Huwag ganun. Okay? Use the word natin. Okay? Or yung ikaw, pag-example ng mga presentation. Whenever you meet someone, you remember their name and try to use it as you talk and the other person will automatically like you. Okay? So, ayan. Next natin, show appreciation frequently. Okay? Ano ibig sabihin yan? Yung nga sabi ko nga sa inyo, di ba? We all like being complimented and hearing we're doing a great job. Kaya when you do the presentation, di ba, try to appreciate the person na nagbigay ng oras sa iyo. Okay? So, the other person will automatically like you and feel comfortable sa iyo nakausap mo kanya. Okay? For example, ayun nga nag-share siya ng background, 'di ba, na
Sample, working siya, ganito ganyan, o nakakatuwa naman po kasi still find ways to earn, 'di ba? Kahit na busy po kayo sa work niyo, 'di ba? So yun, actually kasi syempre mahirap din, 'di ba? Blah blah blah. So yun nga, kumbaga nagkakaroon ng personal relationship, 'di ba? Kasi nga mapagbati ka, tama ba? Okay? So naka-inspire po kayo, for example, single mom, kasi naitataguyod niyo po yung mga anak niyo. Kasi sure, 'di ba? Kasama niyo po ba 'yung husband niyo diyan or ganyan, 'di ba? For example, di mo kilala, ay hindi, single mom po. Nakatawa naman po, no, kasi kahit single mom kayo, naitataguyod niyo po yung mga anak niyo, mapagtapos sa pag-aaral. 'Di ba? So the other person, okay, lalo na 'yung mga di mo hold market mo, will automatically appreciate you and be comfortable sa sarili, sa iyo, nakausap kanya. Be interested in others, no? People like to talk about themselves. Do you agree? Diba? Wala naman dito yung ano, yung gusto yung ibang tao lagi pinag-usapan. So use form when you build rapport. Before you present, you use the form. Okay? Ano ibig sabihin ng form? Very familiar tayo dito, no? Family or from. Okay? Alamin mo kung taga saan para mag-match kayo agad, maka-connect ka agad sa kausap mo. Okay? So kasi pagka ganun, makaka-connect ka agad. For example, tinanong, saan po kayo? Wow, Canada. Saan po sa Canada? Familiar po kami, business partner po kami dyan. Di ba? So, kumbaga may alam ka rin sa time zone nila, may alam ka din sa weather nila. Ay, okay na po yung weather nyo ngayon na medyo wala na rin po yung snow. Di ba? Makakalabas-labas na kayo. O nga eh. Di ba? So parang, ang in-expect niya kasi wala kang idea sa kanya, pero dahil meron kang idea, parang nag-match agad kayo. So yun yung goal mo, mag-match kayo agad. Hanap kayo ng common ground na kung saan mag-match kayo, whether it's profession, whether it's may kakilala ka din sa place na yun, or may idea ka sa place na yun, may kamag-anak ka. Diba? Yun yung goal mo, makapag-match ka para hindi kayo, para mawala yung barrier nyo sa isa't isa. Okay? Occupation, ano yung pinagkakaabalahan? Diba? So may kita mo agad dyan, diba? Kung ano yung kaya niyang i-avail na package, ano yung pwede mong i-alok sa kanya, di ba? So then recreation, di ba? Ano yung pinagkakabala after work, di ba? So money, di ba? Ayan, message, actually it's a message, no? So ayan, so kailangan aware tayo dyan sa form, okay? So mabilisan lang din naman yan, ang goal mo pa nag-present ka, hindi naman kwentuhan. Hindi ka naman naghanap ng kakwentuhan lang, no? Naghanap ka lang din ng idea kung ano yung pwede mong i-alok sa tao, depende sa need niya. No? So ayan, okay? Next natin, be ready with proof. Okay? So kailangan ready tayo sa mga proof. Ano ngayon nakita natin dito kay mentor Maribel? Proof. Picture. Pwede niya naman sabihin, punta kami office, okay? 'Di ba? Awit, 'di ba? Awit. Yung mga bagong term ngayon, 'di ba? Pero may post yung picture. Okay. May PIN talaga siya. Tama ba? So ayun. Kailangan ready ka po sa proof. Okay? Kailangan meron kang mga remittance. Diba yung ginagawa natin, mga mentors, diba, nagpipicture tayo, hawak natin yung cash, if may ma-process namin. So, makakonsider mo na mag-start na. Diba? Para ma-position na kita sa system, tulungan ka namin para makapag-start ka na din. Okay? So, yung mga ganun, no, pang follow-up kasi natin yun, yung mga payings, remittance, sold products, yan, ginagawa nila mentor yan. Diba sa mentor dati, pag may mga delivery, ibang mga mentors natin dyan, diba, pinapakita, sold ganito. So, ganyan. So, nakikita na kumikita ka. So, kailangan ready tayo dyan. Proof. Okay? Pictures of testimonies with medical certs if possible. Diba? Lalo na kapag about health yung i-share mo. Pwede ba yan sa diabetic? Actually, ito, may testimony kami. Ang dami naman pwedeng nagpo-post eh. Type mo lang, I am Barley, diabetes sa search bar ng Facebook. Okay? Lalabas na yung mga lalabas na dun yung mga, yan, sample, I am Barley Diabetes. Okay. So, lalabas na yung mga testimony dito. Ayan. Punta ka lang sa photos. Okay. So, may mga magagrab ka na pang-proof mo. Okay. So, ayan. So, maganda din, naka-album sa'yo yan. Ako kasi naka-album sa akin lahat ng mga testimonies kaya hindi na ako nahihirapan mag-search. So, ayan, so gawa ka ng album sa Facebook mo for proof. For example, yan, proof of payings. Ayan, pag mag-upload ako, add to album. Add to album lang. Ayan, o diba? So,
meron tayong madali natin makopya, mga product testimony, naka-album sa atin yan. Diba? Para pag may specific concern yung tao, may alam tayong lugar na kung saan doon natin madaling puntahan. Ayan, proof of deliveries, naka-album din yan. Pati yung mga achievements mo, okay, naka-album din yan. Kasi yung ibang mga tao, sinisilip din po yan. Tama? Sinisilip din po yan. Okay? So, yun. Ayan, bank details, dapat nakasave sa'yo yan. Kasi mag-ano pa yan eh, mag-take time pa yan eh. Di ba? Sample, mag-PPE na, tapos hindi mo sinave yung bank details ng mentor mo or nung na IBC. Di ba? So, paano kapag di agad naka-reply? So, kumbaga, kailangan nakasave na sa'yo lahat ng mga important details. Okay? Kasi ano natin yan, duty natin yan bilang isang negosyante. Diba? Ayan. Tapos, yung pay in form, yun yung, yung name, full name, yung pinapa-fill outan. So, dapat naka-save notes na sa'yo yun. Para pagka nagustuhan yung anong package yung gustuhan mo, sige, fill out muna to. Pag fill out niya na yun, isa rin yun sa packet, isa rin yun sa, ibig sabihin na magpipiin siya. Kasi hindi niya naman yung fill upan kung hindi siya magpipiin. Tama? Tapos lalo na pag nakapili na siya ng option. Diba? Yan, share screen if possible. Diba sa Zoom, may share screen? So, ginagawa natin yan. Nag-share screen tayo. Depende sa tao. So, sample, pipili ng package. Diba? Pupunta tayo dun sa share screen. Punta tayo sa album. Ito may packages na pagmipilian nyo. So, na-visualize niya agad. So, share screen. Sobrang gamit na gamit natin yan. Pag nagpe-present tayo, okay? Tinutour na agad natin sila sa ano yung mga, yon. Videos, yan. Save ka din ng mga videos, di ba? Para for example, may mga presentation ka, tapos habang nag-aantay ka ng invites, no? Di ba may mga ganun, nag-aantay ka ng invites, tapos may invite na sa Zoom, nagpe-play ka ng video para may napapanood na sila. So, nasa Telegram naman yan, di ba? Pwede mong i-download yun, yung mga videos na yun. Kaya, make sure mo na added ka sa Telegram natin, okay? Ayan, then ask question. Sabi dito, closing is the art of asking the right questions to get minor yeses that allow you to lead your prospect to a major decision. So if you ask the right question, you will get the right answer. Tama? So very important din na alam natin kung ano yung mga dapat na itatanong natin sa prospect natin. Okay? Pag nagko-closing tayo. So to have a close deal, you must, number one, practice right prospecting. Okay? Right prospecting. Okay, proper scheduling. Okay? If you are doing cold market, you have page, 'di ba? Importante yung right targeting. 'Di ba? So, proper scheduling. Okay? Para alam mo yun, for example, nag-schedule ka ng invite mo tapos hindi naman pala available yung mentor mo. So, sayang, 'di ba? Sayang yung time, 'di ba? Sayang yung time ng mentor, ng prospect. Kailangan talaga proper scheduling din. So, nasa manual 3.0 naman natin yan, yung at least 1 to 2 days before the schedule or case-to-case basis, di ba? Dapat familiarize ka din sa mga schedule ng IBP or mas maganda ikaw po talaga, aralin mo mag-present. Yun yung marerecommend ko sa'yo kasi pag marunong ka mag-present, aral mo mag-present, open ang negosyo mo 24/7, hindi mo kailangan magtintay ng schedule ng IBP, hindi mo kailangan magtintay ng availability ng mentor mo. Okay? So, tanda mo, you don't need to be great to start, but you have to start to be great. Kasi pag nasimulan mo na yan, tuloy-tuloy na yan. Okay? Deliver tea up properly. Okay? For example, meron kang invite. Nako, kahit bago ka, hindi excuses na hindi ka dapat mag-tea up. Kapag bago ka, tulungan naman tayo. Di ba? Ikaw na yung mag-invite, i-tea up mo naman yung mag-explain. Hindi para sa pag-explain, para sa'yo yun. Kasi pag di mo na-tea up na mabuti mag-explain, hindi makikinig. Hindi makikinig yung prospect mo. Pag di nakinig yung prospect mo, sino walang piin? Ikaw din. Diba? So, kailangan i-tee up mo na mabuti yung mentor mo o anyone na magpe-present para talagang mag-assure mo na yung taong yung invite mo ay makikinig dun sa speaker. Okay? Kaya very important po talaga ng tee up. Okay? Ayan. Yung invite, okay, yung iba, yung invite yung tinitee up sa magpe-present. O, mali po yun. Diba? Ano bang gusto mo yung apply mo mag-member din sa invite mo? Diba? Dapat yung invite mo mag-member sa upline. Diba? Mapapiin ng upline, mapa-oo ng upline para may DR ka. Diba? So, yun. Yung background ng prospect mo, pwede mo i-message yun. O eto, ano to, pinakamayamang tao to sa lugar nila. O sige, i-message mo yun sa upline mo. Pero pagdating sa presentation, pagdating dun sa presentation, hindi na aware na yung mentor mo sa background nung kakausapin.
Diba? Ang ititiyak mo na lang is yung mentor mo, and do it before the schedule. Kasi awkward naman pagka on the spot, dun mo lang tinitiyak. Dapat before the press, before the schedule, na condition na, na mindset na, na kumbaga aware na yung invite mo kung sino yung lalabas sa Zoom pagpasok. Ah, ito yung aabangan ko mag-present kasi na-inform na ako dito, na-tee-up na ako. So ang tee-up po ginagawa before the presentation, hindi po during the presentation. Okay? So ayan, a couple or partners must be both present. Sino dito na-experience yung pag nag-talk after i-talk? Pag-isipan ko muna, bakit naman po, 'di ba? Pag tinanong mo, ano po pag-isipan natin? Eh kasi i-consult ko pa sa asawa. 'Di ba? So maganda, present dapat yung mga couple. Ako pag nagpe-present ako, talagang present. Ito recently lang nag-invite ako. Lagi kasi nagla-like sa post ko yung kapitbahay namin dito sa condo. So sabi ko, in-invite ko, closing na agad yung invite invitation ko. Sabi ko, thank you Ate Steph no sa pag-ano mo, pagla-like mo. I really appreciate that. I really appreciate your support. By the way, ano pa lang gagawin niyo ng 3 p.m. bukas? 'Di ba? Hindi ko sinabing available ba kayo ng 3 p.m. bukas? Kasi it's the wrong question. 'Di ba? Pinibigyan mo siya ng chance mag-isip. 'Di ba? So ang ginawa ko, tinanong ko sa kanya, anong gagawin niyo ng 3 p.m. bukas? May schedule ba kayo ng 3 p.m. bukas? So sinabi niya, wala. Doon ko siya in-invite. Okay, good. Okay? Gusto ko kasi i-present sa inyo yung business namin ng 3 p.m. Diba? So, okay ba sa inyo yun? So hindi na siya makakatanggi kasi sinabi niya ng una na available siya. So, kumbaga, ibig sabihin, makakago siya. So, ganun yung sample ng pag-closing natin, pag-i-invite natin. Sample, may gusto kong invite din. Mare, ano ba lang gagawin mo bukas after mong work ng 6 p.m.? May pupuntahan ka ba nun? May lakad ka ba nun? Wala naman. Okay, good. 6 p.m. bukas. Present ko sa yung business. Hindi na makatanggi sa'yo. Bakit sinabi niya wala eh? Wala siyang gagawin. Diba? So, that's one good way to close a schedule naman. Okay? Then, kailangan, kapag may asawa siya, present sa presentation as much as possible. Or you can ask, by the way pala, yung asawa mo pala, if ever, sino pala yung decision making sa'yo? Pag pinasend ko yung negosyo na to, is it you or yung husband mo? Or both of you? Diba? Pag sabi niya, ay okay lang, hindi naman na yun pumapakailan sa mga pinapasok kong negosyo or kung anong racket ko. Sige lang. So okay lang, yung presentan mo siya. Kasi ang decision, nasa kanya. Pero kapag sinabi niya na, kailangan present kami, okay lang ba, isama mo si husband mo. Hindi siya available. Okay, sige, kailan siya available? Wednesday. Sige, Wednesday, para present sila. Tama ba? Kasi ganun yung mangyayari. Ulit-ulit ka ng presentation pag hindi present yung asawa. No? That's complete the presentation. Okay, ibig sabihin ng complete the presentation, tapusin mo cover to cover. Kasi baka mamaya, ang magustuhan ng client product, tapos dinala mo agad sa marketing plan. Tapos isa naman, ang nagustuhan ng client mo marketing plan, hindi pala sa product. Diba? So maganda, kumpletuhin mo yung presentation para duplicable din. Para pagka naging member sila, paulit-ulit lang, iisa lang yung presentation mo, madali kang makukopya. Madali kang maduduplicate. For example, yung mga leaders natin sa Canada, pag nakinig ka ng IBP natin sa Canada, mapapansin mo parang si Mentor Marlon din yung nagpe-present. Bakit? Kasi isa lang yung spill natin, isa lang yung PowerPoint na ginagamit natin. Yun na lang at yun ang ginagamit ng team, every IPP. Kaya na-duplicate. Okay? So hindi tayo nag-iiba. Kung mag-iiba tayo, ini-inform natin yung buong team na ito yung gagamitin natin PowerPoint. Ito yung spill dyan sa ganito ganyan. Okay? So yun. Then close and seal the deal. Important ABC rule. Bridge should have the most part of in the closing. So eto na, closing mindset. Pag magko-close ka ng deal, importante yung trust the system. Okay? Dapat tiwala ka sa kumpanya. Okay? Trust ka sa sistema. Kasi pag wala kang tiwala sa kumpanya, wala kang tiwala sa produkto mo, wala kang tiwala sa mga grupo mo, mentor mo, lahat, kapag may trust issue ka, naku, hindi din mag-join sa'yo yung tao. Tama ba? Kaya dapat alisin mo lahat ng mga, lahat ng mga doubts mo. Kasi pag may duda ka, hindi mo ibibigay yung best mo. Tama ba? Okay, siguro aware naman kayo dun sa kwento na halimbawa, ang sasakay tayo sa helicopter. Di ba maraming nagka-crash sa helicopter? Di ba? So yun, latest lang si Kobe Bryant, di ba? So kung sinabi ng piloto, di ba, sa atin na may 5% chance po na mag-crash yung helicopter, sasakay ka ba? Hindi. Di ba? Kasi may chance eh.
Pag sinabi 1%, sasakay ka pa rin ba? Hindi, kasi may 1% pa din eh. Kailangan sabihin ng piloto na okay po ang kondisyon ng ating helicopter, makakalan tayo ng safe. Sakay na po kayo. Doon, sige, doon ka mag-all out. Doon ka sasakay. Kasi wala kang doubt. Diba? Kaya tanggalin mo lahat muna ng doubt mo, mga trust issue mo, belief, disbelief mo, okay? Sa buong sistema na ginagawa natin before you start sharing the business. Okay? Then dapat sold out ka sa negosyo mo. Sold out mo ba kayo kay IM Worldwide? Diba? Yun yung tanong ko. Dapat sold out ka sa business mo. Okay? Kasi pag sold out ka, madali ka makapag-close ng deal. Kasi ikaw mismo sarili mo, sold na sold ka. Tama ba? So, sabi ko nga eh, diba, paano masasabi na sold out ka sa negosyo mo? Diba sabi ni Mentor Fish? Diba? Nakadepende rin sa account yan eh. Tama ba? Kaya nga pag merong chance na mag-upgrade ulit, upgrade ka. Bakit? Kasi paano masabing sold out ka sa negosyo, hindi mo kinuha yung pinakamagandang package, yung pinakamataas. Tama ba? Okay. Kumbaga, what's 198,800? Compare naman sa million-million na pwede nating kitain. Diba? So, yun yung i-aim natin. Diba? Sabi ni Mentor Pitch, yun yung i-aim mo. Dapat yung pinakamataas. Kasi doon nakikita din kung sold out ka din sa business mo. Diba? Don't be shy. Huwag kang mahihiya. Diba? Kasi pag nahiya ka, mahihiya din yung income mo. Diba? Kailangan nga doon kapalan mo yung mukha mo para kumapal din yung bulsa mo. Diba? So, ayusin mo natin yung pagiging mahihiyain. Balik na lang natin pag top 1 na tayo. Okay ba yun? Kagaya ni Mentor May, diba? Top 1 na pwede na maging mahihiyain. Diba? Okay, hindi pa tayo top 1, huwag muna tayo maging mahihiyain. Okay? Be aggressive, but don't be pushy. Iba po kasi yung pushy, yung parang makulit na, yung sinasabi sa yung sales lady na ang kulit-kulit, diba? Aggressive ka, diba? Pero hindi mo yung decision dapat nasa kanya pa din. No? Ayan, be confident and positive that the client will definitely earn. Okay? Dapat ganun yung mindset mo. Make them realize the need. Okay? Ano yung need? Bakit niya kailangan mag-join? Of course, yung product need niya, yung business system need niya. Diba? Kailangan kasi maintindihan niya na kailangan niya. Kasi ang tao, hindi naman bibili pag alam niya hindi niya kailangan. Tama ba? So, kailangan ma-feel niya yung need. Yung desire, ma-share mo sa kanya yung desires no? Na pag-join niya. Be sincere and make them feel that you will help. Okay? When you say it, do it. That's integrity. Okay? So, kumbaga, pag mag-close ka, talagang dapat, pag sinabi mo susuportan, tutulong, hindi yung tutulog-tulog ka. Pagkatapos mo mapajoin, hindi ka na maramdaman. Tama? So, nasa ng integrity natin dun. So, dapat, pagkahalimbawa, nagpasali tayo ng tao, talagang responsibility natin yan. Especially kapag direct mo yan, responsibility mo yan. Kasi pag yung direct mo, nag-shine, nag-grow, alam mo, sino unang magre-reflect ng leadership dyan, ikaw din. Tama po ba? Okay? Magaling na leader yan. Kasi, kumbaga, na-handle niya talaga yung mga downlines niya. Ikaw yung magre-reflect eh. Diba? Sabi nga, yung success mo, diba? Wala yan. Pag wala kang successor. Kaya dapat ngayon pa lang, diba? Meron ka ng kung sapphire ka. Daming sapphire dito sa Team Dragons eh. Dapat meron ka ng hinuhon sa ilalim mo. May mga napipisil ka na mag-sapphire din, mag-rank up din. Tama ba? Kasi success without successor is a failure. Dapat at ang success mo makikita sa mga successor mo. Okay? So never promise anything that you can't deliver. Okay? So nandun din makikita yung integrity. Huwag natin i-promise ang langit at lupa, mapajuhin lang yung tao na kausap natin, 'di ba? Just deliver, okay? More than you promise, 'di ba? Ask questions to know their emotional pull. In Tagalog yung hugot. 'Di ba? So pwede ka magtanong ng mga bagay na for example, if ever po ba na bakit po natin kailangan gawin yung business? Diba? Ano po ba yung reason bakit kailangan natin kumita? O para sa loved ones natin, para sa family mo, para sa ganito, para sa ganyan. Diba? Kasi yung parents ko may sakit. So, yun yung hugot nila. Diba? So, pwedeng yun yung gamitin mo, diba? Para makapag-decide sila agad. Diba? To remind them to decide. O, diba? Yun yung kapatid mo, may sakit siya. Makikita mo, pwede mo paggamit yung produkto na to. Hindi mo pagkisihan. Tama? Tapos syempre kaya ka din nag-work para makatulong sa family. Alam mo ba na yung negosyo na to, pwede ka makatulong sa pamilya mo. Hindi lang pamilya mo, pati pamilya ng ibang tao na ipapasok mo dito. Pag natulungan mo silang umasenso, di ba? Hindi lang ikaw umasenso, pati yung pamilya ng mga taong in-invite mo dito. Tama? So, ask questions to know their emotional pull or yung hugot nila.
Okay, you should be familiar next with the buying signals. Okay, ano yung mga buying signals? Number one, but if the prospect is as if they ask a lot of questions, ibig sabihin pag nagtatanong, interesado. Alam naman yan eh. Diba? For example, after the presentation, by the way, we're finished. Thank you so much. Do you have question? Okay? Do you have question po ba? Do you have question for me? Diba? May tanong po ba tayo? Meron po ba tayong gusto i-clarify? Diba? So pag interesado yung tao, nagtatanong talaga yan. Tama ba? Okay? Pagka hindi nagtanong, alam mo na na medyo parang ayaw niya magtanong, baka hindi siya interesado. Diba? So, doon mo rin, kapag may mga tanong, huwag ka mainis. Iba kasi pag may tanong, pato, daming tanong. Diba? Ibig sabihin, interesado. Hindi naman magtatanong yan ng wala lang. Ano yung tinitrip ka lang niya magtanong, tapos hindi naman pala siya mag-join. Tama? Kaya make sure mo na ready ka. Ready ka, no? Kaya ang gagawin mo, kapag may mga invite, halimbawa may talk yung mentor mo, tanong ka, mentor, meron ka bang talk? Shadowing lang ako. Sali lang ako sa Zoom, kahit off camera lang ako. Diba? Para hindi ako makadistract. Tapos pag kami talk siya, tapos kunyari, syempre may kita niya doon kung paano ka mag-talk, paano ka mag-close ng deal, paano mo sagutin yung mga tanong. So natututo ka, ang tawag doon shadowing. Ginagawa ko po yun nung offline pa lang. So pwede rin naman natin gawing online. Diba? Pag may mga talk sila mentor me, sila mentor P, sila BPI, kan, sumasama tayo, nakikinig tayo. Pag may tanong sa kanya client, paano nila sinasagot ng maayos, natututo tayo doon. Okay, or kaya pwede kayo magkaroon ng assessment training. Ano yung assessment training? Isa to sa mga implement ko din sa team natin, starting with may new DRs. Assessment training, napakaganda, sulat nyo. Okay, napakaganda na hindi na to. Ito yung ginagawa ng ibang grupo. Before sila mag-invite, ina-assess muna nila yung mga DRs nila. Hindi ka pa pwede mag-invite kapag hindi ka pa naka-undergo ng assessment training. So, gagawin to sa assessment training is, syempre, training muna kayo, 1, 2 days, 3 days, then assessment kayo, ibig sabihin, yung magtatanong ka. Ikaw yung, for example, ikaw yung magpapanggap na prospect. Okay? Magpa-practice kayo. Example, ako yung prospect. Sinabi ko, scam ata yan eh. Sige, paano mo sasagutin? Para ma-assess mo din yung downline mo, ready na ba siya sa rejection? Ready na ba siya sa mga ganung tanong? Masasagot niya ba? So isang magandang workshop din yon, na training din yon, di ba? Aside sa mga nakikinig lang yung downline. Tama ba? So yun, tapos sasagutin ng direct mo. Okay, so at least okay na siya. Pag nag-invite siya at ganito yung sinabi, alam niya paano sagutin. O for example, diba, bakit nga maganda yung Jade? O sige, explain mo. O diba? Okay, so for example, paano pag wala akong ma-invite? Paano mo sasagutin? Okay? Ay paano pag nalugi yung company? Sige nga. O paano mo sasagutin 'yon? Diba? So kailangan magkaroon din tayo ng ganun. Maganda din 'yan yung ganung workshop or ganung training para at least assured ka na yung ginagawa ng downline mo, alam niya kung ano yung ginagawa niya through that okay assessment. Okay? So, yan. Okay? So, next is the buying signal din is they are enjoying what you are showing to them. Diba? Kapag pinapakita mo din, syempre pag naka-open camera, nakikita mo, nagkaka-interest siya. Diba? Positive siya. Minsan, excited na yan. May kita mo na sa mga mata nila yan. Diba? Naiisip na nila kung sino yung mga invited nila. Diba? They talk about how they can handle it when they own the product. Okay? So, for example, maganda ba yung Garcinia sa talagang ano? Kasi may kakilala ako na ganyan eh. Meron ka kasi kakilala. Naku, on the spot na yan. Sure na mag-join in kapag may mga plano-plano ng ganyan. Diba? Based on my experience ha. Kasi meron na akong ano eh. Ano nga ulit yung Garcinia? Ano pang meron dun? Ano meron dun sa ano? Acai berry. Pag nagtatanong na ng ganun, diba? As nagbibigay na ng sinasabi na okay, meron akong alokay na ganito, ganyan. Naku, okay yun. A buying signal na yun. Tama? Then they want to know more. Kapag gusto pa nilang malaman, di ba? Ang ginagawa natin dyan, mga mentors, no? Ito, very effective din to. Pwede natin i-apply. Di ba? IDBP. Alam niyo IDBP? I am detailed this presentation. Okay? Pag may invite kayo at magpipiin pa lang, paatinin niyo na IDBP. Okay? Kasi minsan, nako-convert pa to Jane. After the IDBP, nako-convert pa sa higher package. 'Di ba? So ganun siya. So sample, na-invite ko, mag-join na siya. Okay, sige. Wait ko na lang ni Miss. By the way, if you have time, eto send ko sa IDBP. Pwede mong panoorin. Yung kay mentor pitch na IDBP,
So after nun, talagang ano, nako-convert pa. Alam po, meron kayo dito mga Canada eh. Di ba? May mga Canada tayo dito na mga members no, sa Team Dragons. No? Sa Tuesday, Wednesday sa atin, Tuesday sa Canada ng gabi, Wednesday morning sa atin, at Tuesday pa rin sa Wednesday madaling araw naman sa inyo. Meron tayong 13 ways of earning ang magdi-discuss si Mentor Krisha Venancio. Okay, kasi ginagawa ko 'to yung may training sila, ang pina-topic sa akin 13 ways of earning. So, yung mga members pina-invite niya, tapos meron doon ipa-process pa. So, after natin ma-discuss yung 13 ways of earning, yung IDBP, 'di ba? Na value. Buti hindi pa na-process yung gold. Kinonvert mag-jade na lang daw. Okay? Meron din si ano, meron din si isang leader ng MVP dito. Nasa kanya na, nakakapada lang. Tapos ang training nun sa live training is IDBP. Isa din ako sa speaker nun. Ako yung speaker nun. So present tayo IDBP, ganito, ganyan. Tapos, nag-message daw sa kanya. Nagsabi siya, thank you mentor kasi eto, buti hindi ko pa na-promise, nag-jade siya after the IDBP. Iba kasi IDBP, mas na-realize nila yung importance ng mas mataas na package. No? So ayan, no? Isa rin yun sa mga tip natin sa pag-close ng deal. Okay? So, yun. Next natin is the most used type of closing. Ano ba yung mga script na ginagamit? So, ito yung tinatawag natin na assumptive closing. Ina-assume muna na nagustuhan ng client yung negosyo. So, your spiel is like this. You can write it down. Okay? So, tapos yung presentation. Di ba? May live verse 9, Jeremiah 29:11. May konting realization ka na. Then, ano ka na, assumptive closing ka na. So, yun po, no, since nagustuhan mo po yung business teaching, di ba? Since nagustuhan mo yung business, di ba? Maganda makapag-start ka na. Di ba? Okay? Avail ka ng package para magkaroon ka na ng account sa system, para ma-encode ka namin sa system. Kasi importante dito, yung positioning. Pag nauna ka, yung mga next na mag-join, may i-under na namin sa ilalim mo. Tamang-tama, may mga presentation pa kami this week. So, possible mailagay namin sa inyo, taga Canada, or kung saan man lugar yung invite nyo, taga dito, taga dyan. So, maganda doon, nag-earn ka na ng points kahit wala ka pang nare-refer. Diba? Pero huwag mo sasabihin, nakikita sila doon na walang ginagawa. Nag-earn lang ng points, pero kailangan mo pa rin i-match yun. Tama, kailangan mo pa rin mag-mover and i-match yun. Pero advantage kasi, siyempre, pag may waiting points ka, i-match mo na lang. Yun yung advantage, no? So, wala ka kasing 8,000 kung wala kang babanggain. Okay, wala kang 10K kung wala kang babanggain. So, advantage talaga yung positioning din. Tama ba? So, ano yung script natin? Okay, pwede mong i-revise to. So, since nagustuhan mo yung business, importante, since nagustuhan mo yung business, maganda makapag-start, makapag-avail ka na ng package. Okay, para magkaroon ka ng account sa system. Okay? So ano ba 'yung nagustuhan natin? Ayan, 'di ba? Yung term, yung other term pa, 'di ba? Ano 'yung napupusuan mong package? 'Di ba? So 'yung ginagamit natin, 'di ba? So ayun natanong natin, ano 'yung napupusuan yung package? Ano 'yung nagustuhan mong package pala sa diniscuss natin? Is it the gold, platinum or jade? 'Di ba? Ganun agad, gold, platinum or jade. Pwede mong gamitin 'yung ano, gold, platinum or jade na. Yung dinagdagan mo na word na. Tama? So yun, okay? So then wait for the answer. Actually maganda yung jade, sasabihin niya. Actually maganda yung jade, eh. 'Di ba? Pero kulang ko sa budget, 'di ba? Oo, agree ako, talagang maganda yung jade. Best talaga 'yan, 'di ba? Kung budget yung problem mo, may credit card ka ba, or do you know someone may credit card? Kasi nag-accept naman tayo ng credit card. Diba? If may cash ka, tapos may credit card ka, pwedeng half cash, half credit card. Pwede naman yun. Diba? Or gusto mo, i-transact mo na agad through credit card, bayaran mo na lang banko mo, 12 months to pay, 6 months to pay, pero mentors ha, hindi tayo ang mag-deferred payment nun. Sila yung tatawag sa banko. Okay? May mga banko din na talagang pwede nila kausapin na may ganito kong transaction, pwede sila mag-cash advance. Diba? Tapos yung monthly nila, ilang percent. May mga ganun. Diba? Sa ibang bansa, diba? Pwede nilang kausapin yung banko. So at least binigyan mo sila na idea na kahit wala pa silang budget, they can start with jade kahit utang muna. Diba? Okay lang naman yun kasi inutang mo naman, negosyo, hindi naman luho. Diba? Matakot ka ng utang ka pang luho mo. Ano yung pangbabayad mo dun monthly? Ano yung pangbabayad mo sa interest nun? At least ito, negosyo yung pinasok mo. Kaya magugulat ka every day, ang dami may kita, PayPal transaction every morning, di ba? Nakakapag-close din na ng day through credit card. No?
Pero sa ibang bansa, marami doon yung pera nila, nilagay lang nila sa bahay, di ba? Kasi sobrang liit lang din ang interest, nilagay lang nila sa bahay, di ba? So yung iba talagang nagpapadala remittance, di ba? So ganun siya, no? Assumptive closing, ina-assume mo na nagustuhan niya. So on his feel natin, since nagustuhan mo na yung business, maganda makapag-avail ka na ng package para magkaroon ka na ng account sa system. Ano nagustuhan mo palang package? Is it the gold, platinum, or jade? Okay, pag sabi niya, gusto ko sana gold kasi ko lang pay budget ko eh. Diba? Masa magkano na pay budget mo? Meron akong 20,000 dito. Diba? Actually, maganda din talaga yan. Diba? Ganito mentors, no? Meron kasi ako isang downline dito sa Pinas. Hindi talaga siya, 3 years na siya, hindi pa siya nag-adjust for you. Diba? Pero naka-gold siya. Tapos ang dami niyang pain poor associate. Yun pala ang mindset niya, nahihiya siya na i-close din ng malaking package yung tao. Bakit ka nahihiya? Because? Nahihiya ka because? Bakit ka nahihiya? Kasi iniisip mo siguro, pagkakitaan mo siya, mali yun. Dapat ang iniisip mo, advantage sa kanya. Kasi sayang man yung effort niya, nag-refer siya ng gold, wala siyang just for you dun. Kahit maka-apat ka na gold, wala ka ding give me 5 dun. Kung silver ka. Tama ba? So dapat ang mindset mo, gusto mo siyang pakuhain ng mas mataas na package kasi para sa benefit niya. Kung kaya na rin naman gawa ng paraan, okay. Di ba? So, sample, nagustuhan kay silver, agree ka muna. Okay? Ah, okay yung silver. Maganda din, maganda po yun. Kasi bestseller din natin yan. Pero, ito share ko lang, no, Ate Ching, no, sample sa Ate Ching. Ito share ko lang, Ate Ching, yung difference, okay? Or other benefits kapag naka-gold ka na. Okay? Kasi syempre, for example, naka-silver ka. Okay? Hindi mo mapigilan yung nakausap natin, gold ang gusto kunin. Diba? Pag naka-apat ka na gold, instead, sayang naman yung 60,000. Sayang naman yung just for you. Kasi naka-silver lang tayo, wala tayong makukuhang just for you bonus doon or even give me 5. Diba? Ako walang problem sa akin. Diba? Kasi ang account ko po, G. Wala po ang pass, ang credit po sa akin nun, mas mataas sa package. Pero sa inyo po. Pero yun nga po, choice nyo naman po yun. Kung gusto nyo mo lang muna i-try, pero kung I suggest, no, for your benefit, huwag mong papasabihin na para sa benefit ko. Kasi isa na lang po, just for you na ako, please mag-gold ka na. Huwag ganun, di ba? Okay? For your benefit dapat niya. Okay ba yun? Diba? Pag nag-close ka ng deal, ito yung kasi yung benefit niyan. Siyempre, pag nag-gold ka din, alam mo yung may-invite mo, gagayahin ka. Diba ganun yung mga Pinoy? Gaya-gaya. O, kaso pag nalaman nila silver ka lang, naku, gayahin ka din yan. Diba? O nga, no? Diba? Ikaw kasi mag-set ng standard sa prospect nyo. Tama? Okay, so ganun siya. Okay, may natutunan po ba? Ayan, how to close the deal. Make it simple. Huwag mo nang gawing complicated kasi na-present mo na yung whole home plan, whole business plan. Diba? So, tatanungin mo na lang talaga yan kung anong package. Tapos, i-justify mo na lang din na maganda yung napili niya or kung medyo maliit yung package pili niya, baka makonsider niya na mag-executive account na. Diba? Para din sa benefits niya. Okay? Yung iba, gold na ko-convert pa sa Jane. Diba? Kasi syempre, yun nga, may just for you siya. Tapos may voucher siya. Syempre, pwede naman mag-upgrade. Pero mas mataas, ilalabas mo, wala pang voucher. Eh, laki din po nakikitain mo sa vouchers. Okay? By the way pala, may mga nag-Jade ba dito na na-expiran ng voucher? Diba? Alam mo ba uso na ang bilihan dito sa Pinas ng voucher, no? Para lang tip ko lang ha, para lang sa mga naka-Jade na hindi nagbebenta kaysa ma-expired yung voucher mo. PM mo ako, may mga bumibili dito ng voucher. Okay? So 3,000 isang voucher. So at least kung may 10 voucher ka bago ma-expire na benta mo, may 30,000 ka pa din. So nagiging pera pa din. Ewan man na nilabas mo, 'di ba? So yun, kumbaga iba, may nakausap ko sa ko last time na actually, binibili po yung voucher dito ng mga member kasi mas marami product eh. Double yung product. Pero mentors, kung kanino yung account na voucher, doon na pupunta yung uni-level nun. Diba? Kaya ako sinasabi na ano, na kaysa ma-expire yung voucher natin within 1 year, at least pag ginamit ng ibang team, yung ating yung voucher na yun, sa atin pa rin papasok yung uni-level tsaka maintenance pa rin ng member mo. Okay? So, ganun siya. Diba? Kumbaga, highly valued talaga yung Jade. Kasi doon pa lang. Pero sabi nung prospect ko, hindi gagamitin ko yan. Ma-maximize ko yan. Diba? So, ganun siya. Okay? Ayan. Power of nodding. Okay? Yung pagtango. Okay? Gagawin po natin yan. No? Pag nag-close tayo ng Jade, no?
Okay, nagko-close tayo ng package, no? For example, ayan, nagustuhan niyo naman po yung business, tama? No? Nagustuhan niyo po yung business, right? Diba? Maganda po yung business, tama? Sasabayan mo ng nodding para mapa-agree din siya. Mirroring kasi yun. Diba? Pag kung ano yung ginagawa mo, gagayahin din ang kausap mo. Okay? Wag lang poker face. Okay? Wala kang mga close deal pag poker face ka. Okay? So, deliver your plan to the client. Ibig sabihin, dapat may plano ka. Okay? Pag, kasi may mga tao na doubtful, lalo na pag hindi ka nila kilala. So, dapat i-deliver mo sa kanila yung ano mo, plano mo. So, ito po, no, Ate Ching, pag-join natin, pag-press ng account natin, mag-mentoring po tayo agad. Okay? Ask kita kung kailan ka free. Diba? Mentoring tayo. Tuturo ko sa iyo yung mga step-by-step kung paano mo gagawin ng tamang negosyo, ano yung tamang approach. No? Then, pwede na tayo mag-start makausapin yung mga prospect mo after the manual 3.0. After the ITPP, after the assessment. Okay? Basta huwag muna invite agad na hindi pa, na wala pang ka-idea paano mag-tee up, paano yung tamang approach. Okay ba yun? Diba? Mentoring agad. Para kung gusto mo makapag-invite siya agad, move na agad yung network niya, i-manual mo na agad after mag-join. Okay? Dapat may plano ka. Diba? Provide options. Diba? Provide ka ng options yan. So remember, leverage. Okay. Ayan. Ano yung mga plano mo? Plan for the client how to get the ROI fast. Diba? Pagka-join na pagka-join ng tao, diba sa manual, nandun yung goal setting. So, gino-goal setting na natin sila. Tapos ina-IDBP na natin so para naka-mindset na din sila sa rank up. Diba? Na mag-level up sila. Ang inaano natin sa mga members, gawa po tayo ng standard. Kasi syempre, maganda po kapag kayo, 1 month pa lang, nag-just for you na. Para yung mga prospect nyo, gagayahin po kayo. Para yung magiging downline nyo, kayo po yung magiging standard. Nasasabihin nila, yung debt nag-refer sa akin, 1 month lang nag-300K na. 1 month lang nag-60K na. 1 month lang nag-just for you na. Gagayahin ka niya. Tama ba? Okay? Gagayahin ka niya. Okay? Kaya, parang ganda sa Canada, 3 days lang may nag-just for you na dun. Na-inspire yung mga members. Sumunod, 2 weeks sila, 3 weeks sila, 1 month sila. Diba? May nag-suffer ng 1 month, ginaya din ng grupo. Nagiging standard ka kasi. So yun, kumbaga, bago pa lang siya, naka-set na yung mind niya na kailangan, may target siya, kailangan may goal siya, hindi lang basta makapag-invite, hindi lang basta user lang ng product. No? Ayan, give realistic time, ayan, don't put pressure on the client, just share the benefits, closing the client's yes agreement to do the plan with you, be confident because you know the system better. Okay, remember, leverage will never work if there's no plan and action. You should live by the system, not by the earnings. Okay? Ayan, the power of options. Ayan, positioning or power legging. So, yun ang kasama sa script natin. Maganda dito, makaposition ka na agad kasi everyday may sumasali advantage kapag nakaposition yung account mo. Diba? Kaya dapat, ma-DR ka din. Talagang hataw ka din. Kasi mamaya, nagsabi ka na magkakaroon siya ng downline, 1 buwan na wala pang spillover. Diba? Kaya ako talagang make sure ko talaga nagsisipag tayo. Bakit? Kasi pag sinabi ko mag-join ka, position ka, bukas next week, meron ka ng downline. Diba? Okay. So, ganun yun. No? Cut off. Ayan. Preferred package, mode of payment, sense of urgency, calendar closing. Example, pag-isipan ko muna, no? Kasi may budget ako, ganito, ganyan. Okay, sige. If ever po, diba? Sayang lang din kasi yung positioning. Doon mo siya magkakaroon ng sense of urgency. Pero kung di siya makuha doon sa positioning at saka sa sense of urgency, na nasabi mo na sayang yung prospect mo, baka mamaya matap yan kasi mga friends mo, connections mo, contacts mo, hindi lang naman ikaw yung kakilala niyan. For sure, baka may kakilala din silang IM distributor, maunahan ka po, yun yung masakit. Kaya maganda kung makapag-decide tayo, makapag-start po tayo agad. Diba? Pero if ever talaga, calendar closing mo na lang. Okay, sige po, kailan po ba kita ipa-follow up? Kailan po kita i-remind para makapag-start na? Okay, so yan, dun mo isusulat, tapos lalagay mo sa calendar mo for follow up, ganito, ganyan. Tapos yun nga, gawin mo everyday. Ano mo siya, sendan mo siya ng mga productivity nyo. Okay, picture ka sa cash, ganyan. By the way, meron po kami bagong PE ngayon, ganito, ganyan. Kagaya ng ginawa ni Mentor Maribel. No? Ayan. Remember, you are closing the deal for your client and not for the earning. Show sincerity by saying your willingness to help and support. Show integrity by doing it. Okay? Show the sincerity and by saying your willingness to help and support. Pero, you have to show integrity by doing it. Pag sumali na siya, pakita mo yung support mo sa kanya. Tama? Okay? Sample rebuttals. Okay. Pag-iisipan ko muna.
Itatanong ko sa muna sa asawa ko, sa kapatid ko, sa kung kanino-kanino. Wala akong kakilalang marerefer. Wala akong budget ngayon. O wala akong time dyan. Busy ako. Baka di ko kaya yan. Hindi ko linya. So paano yan? Start muna tayo sa number one. Pag-iisipan ko muna. Ah, okay po. Ano po ba yung pag-iisipan po natin? Okay, meron po ba tayong questions? Di ba? Don't hesitate to ask kasi I am the right person to answer that question. Di ba? So, yan. Usually, pag-iisipan, budget lang din yan. Di ba? Or baka mamaya meron siyang agam-agam. Yun nga, kailangan mo lang ma-release yun. Di ba? Maging comfortable siya na i-share sa'yo. Don't worry. Be comfortable to share me. Okay? Ano po ba yung pag-iisipan natin? Then, doon lalabas. Di ba? Ay, tatanong ko muna sa asawa ko kasi asawa ko, baka blah, blah, blah. Okay? Pwede mo sabihin doon, okay po yan. Kaso, yung asawa po natin, hindi po siya nakapanood ng presentation. Tama? Hindi niya po alam yung I am worldwide. So pag siya'y pinagtanungan natin, possible we will not get the right answer. For example po, may kaibigan ka, si friend A, si friend B. Si friend A nanood nung palabas na Avengers, si friend B hindi. Tapos sinabi si ni friend B hindi maganda. Okay? Kanino ka maniniwala, kay A or kay B? 'Di ba? Siyempre maniniwala kay A kasi kay A, si A talaga yung nakanood, si B trailer lang yung napanood. Tama ba? So may mga friends tayo na syempre may idea dito pero hindi naman sila nag-join. Kasi kung may idea sila at alam nila to, dapat kumikita na po sila. Di ba? So yung iba po ang ginagawa, pwede kang magbigay na suggestion. Actually iba po yung ginagawa, nag-join muna. Kumita muna bago nila share sa mga kakilala nila. Bago nalaman ng asawa, ng kapatid nila. Di ba? Kasi alam nila na yung kapatid nila, asawa na hindi supportive. So sayang naman. Diba? Tapos hindi, tatanong ko talaga muna sa asawa ko, sige po, if ever po ba na tinanong nyo po sa asawa nyo at yung asawa nyo po ayaw, hindi na rin po ba kayo mag-join? Hindi na rin po ba kayo magsimula? Pag sinabi niya, hindi siguro. At least wala ka na expect. Masakit pero okay lang. At least less, wala ka na expectation doon. Okay? So pero pag sinabi niya, hindi, ko-convince ko talaga to, huwag kang mag-alala. Okay? Ko-convince ko yung wife ko. Gusto nyo po, kausapin ko yung wife nyo. Gusto niyo po present natin sa kanya, tulungan ko po kayo. Kasi for sure hindi niyo po agad sasagot lahat ng questions niya since first time niyo pa lang po napakinggan. So ganun, presentation ulit. Okay? Tapos pangatlo, wala akong kakilala or marirefer. Good news po, 'di ba? Anong good news? Ano po ba ate marami, ano po ba mas marami? Yung kakilala niyo or hindi niyo kakilala? 'Di ba? Sa lugar niyo po diyan, ilan po ang Pinoy? 4 million? 5 million? Ilan po kakilala mo doon? Baka wala pang 10, wala pang 20, wala pang 50. Okay, mag-alala. Mas marami din natin kakilala kaysa kilala natin. Good news po, meron sistema yung grupo namin na kung saan you can tap po kahit hindi nyo makakilala. Ituturo po namin yun once na member ka na. So bigyan mo rin naman ng konting curiosity. Huwag mo i-share sa kanila, di ba, ng lahatan. So, ang ginagawa ko dyan, nag-share screen ako. Actually, ako po, may page po ako. Diba? So, hindi ko po problem yung hindi ko po problem yung referrals. Actually, tao po yung lumalapit sa akin. Ayan, tuturo ko po sa inyo to pag member ka. Ayan po yung page ko. Meron po tayong sponsored ads lang dyan. Diba? Minimal lang naman yun. Pero, tao po yung nag-i-inquire sa atin. Ayan. Tapos, minsan live tayo nag-aano dyan. Ay, Martes, paano magpa-member? Wow! O ito, ka-closing ko na to mga mentor. So, napanood niya. Meron na ba dito sa inyo to? Wow, okay. Maganda nga po makapag-start. Makapag-start na kayo dyan. Para isa kayo sa mag-pioneer. Dyan sa Edmonton. If ever po ba, anong package yung nagustuhan natin? Nagustuhan natin. O mamaya ko na to re-replyan kasi nasa training tayo. So ngayon, kumbaga, hindi nyo po magiging problem yung referrals. Diba? Kasi may sistema na po yung grupo na ituturo namin sa inyo na kung saan tao na po mismo yung lalapit sa inyo. Okay? So yan, wala po akong budget ngayon. Don't worry. Diba? Kumbaga, kung gusto po kasi may paraan naman, pwede tayo mag-credit card. Or kung may kakilala kayo, diba, gawan muna natin ang paraan. Kasi, sayang po yung time. Diba? Paano kapag after 6 months ka pa nagka-budget? Sana pala kumikita ka na within 6 months. So, mapapansin nyo dito, it's more on realization. Okay? Kailangan lang maparealize mo sa tao yung important na magsimula na siya agad. Okay? So, yun. For example, sinabi ko kanina doon na importante makapag-start siya agad. At least makapag-pioneer siya doon. Ma-share niya agad yung business doon sa lugar nila.
Di ba? Pag sinabi naman, ah, wala kasi kung time dyan, busy ako. Good po, ang dami po dito, sobrang busy pa sa atin. Ang ginagamit ko dyan, si Mentor Daddel, di ba? O yung mga top earners natin. Ito po, o nurse, di ba? Busy po yan. Frontliners po yan. Ang duty po niyan, nagpas pa ng 8 hours. Pero, top earner, kumikita po. Kasi po, hindi niyo naman kailangan dito na 24 hours. 2 to 3 hours a day can do kung nagsisimula ka lang. Tsaka ito po, kaya natin to gagawin yung business na to kasi wala po tayong time. Tama po ba? Ilang taon na rin po tayong ganyan. Yung busy, laging walang oras. Di ba matagal-tagal na? Gusto po natin magkaroon ng time freedom. Tama po ba? Yun yung kayang ibigay po sa atin ng negosyo na to. Kasi leverage po ito. Once na dumami po yung members nyo at lumaki organization nyo, kumalat siya worldwide, pwede na kayo mag-resign sa work nyo. Pwede na kayo mag-for good. Tama? Kasi kaya na pong i-provide ng IM Worldwide yung lifestyle na gusto nyo. Sample po, top 1 natin, nagto 2 million a month. Di ba? Ang dami niya po organization under sa team niya, more than 30,000 worldwide. Di ba? So, dati wala siyang time kasi mag-isa lang siya, busy siya, pero ngayon madami na siyang oras through duplication. Kasi sa work po natin, kahit anong sipag po natin, hindi tayo maduduplicate dyan kasi hindi natin mapapasa yung trabaho natin sa mga ka mga ka-work natin, no? Baka di ko kaya yan o hindi ko linya yan. Share screen ako. Pupunta ako dun kay John Ezekiel. Ayan, punta ako kay John Ezekiel. Actually po, meron po dito, ayan, meron po dito 17 years old. Hindi na po bumababa ng 5 digits per week ang kinikita. Okay? Ayan po, 7 years old, nakabuild ng team sa Canada. Ayan. Ayan po, no? Nakakapagpa-pay-ins po every day. Ayan po yung pinaprocess niya, 120,000 worth of, no? 17 years old lang po yan. Diba? Sa tingin po natin, kung nagawa ng 17 years old, ayan, magagawa niya po. Ito po, oh, yung papa niya, nasa abroad po to sa Bahrain. Diba? Yung kinikita po ng papa niya ng isang buwan, kinikita niya lang dito ng 1 week. Kaya pinag-forgood niya na yung papa niya para kasama niya na dito, pati mama niya, and tumutulong mag-suporta sa kanya. Diba? So, yun. Kumbaga, nabuo yung family. Yung pay-paying nila. Nagagawa po, no, ng 17 years old. Di ba? Ayan yung mga kabataan natin, no. Pwede mong, ano yan. O, di ba? Ito yung, ano, March 14. Yung sinundo niya yung parents niya sa airport. Pinauwi niya. Sabi niya talaga, yung talaga goal niya, ba't siya nag-join kay IAM? Gusto niya pauwiin yung parents niya. Ayan naman po, oh, may 230,000 worth of product siya pinadala sa Spain. 17 years old po yan, nagte-training po yan. Software elite executive po yan, may potential income siya na kumita 200,000 per week minimum. Di ba? Ayun po mga kagrupo ng kabataan. Di ba? Man for ano to, known as medic. Di ba? Kumikita. Ayan. So, yun. Kaya nga sabi mo nga sa show screen share, share screen for proof. Di ba? So pagka hindi inisip mo hindi mo kaya, yun, pinapakita ko si yung mga bata, 'di ba? Nagagawa nga ng bata eh. 'Di ba? Magagawa din natin, 'di ba? O kaya i-match mo. Sabi, ay baka di ko kaya. Ay meron po dito nurse din kagaya niyo po, pero nagagawa niya. Sales lady lang kasi ako. Ay meron po sales lady sa Italy, nag-diamond po. 'Di ba? Kumita na po ngayon ng 6 million. 'Di ba? Nakakita ng travel incentive. Kaya po nila, kaya niyo din. 'Di ba? Tsaka huwag niyo po mag-alala kasi pagtutulungan po natin 'to. Okay? Ano itong feel felt found technique? Okay? Feel, felt, found technique. Okay? Sample, prospect. Gusto ko sana mag-join kaso wala akong pera. Okay? So, i-feel mo muna. Intindihin mo muna. Damayan mo muna siya. Okay? Naiintindihan ko na wala kang pera ngayon para makapag-join sa business. Okay? Feel. Naalala ko, ganyan din ako before. Noong nag-present sa akin yung negosyo na to, kasi na-present sa akin yung negosyo, sa akin tong negosyo, wala akong savings. Wala akong savings. Ang tagal ko nag-work, wala akong savings. Kumbaga parang nakaka-relate sa kausap mo. Paano ko naka-join? Ganito ginawa ko po. Nag-credit card ako. Ganito, ganyan. Diba? Parang binibigyan mo siya ng idea. So you feel, diba, naintindihan ko na wala kang pera ngayon para makapag-join sa business at nagustuhan mo siya. Naalala ko, ganyan din ako nag-start sa business. Nahirapan din ako makapag-start. Di ko alam kung saan kukunin ka. Excited na ako, madami na akong prospect. Pero sabi nga, pag gusto may paraan. Ang ginawa ko po, ganito, nagbenta po ako ng gamit, nagsangla ako, nagutang ako, ganyan-ganyan. Kung ano ginawa mong diskarte, diba? Yan, sabi dito, pero naisip ko, walang mababago kung wala akong gagawing bago. It's more on personal mo na, ano, personal mo na side yung i-share mo.
para ma-realize niya, para hindi masakit sa ano na sabi mo, ha, wala kang pang joint, ang tagal mo nag-work, blah, blah, blah. Diba? So parang isinishare mo yung sarili mo. Okay? Walang mababago kung wala akong gagawin bago. Diba? Na-realize ko kung ginawan ko, kaya ginawa ko ng paraan para makapagsimula ako dito. Nakiswipe ako ng credit card or ng utang para makapagsimula. Kasi dati naman akong gumagawa ng paraan tuwing may emergency. Diba? Nangungutang din naman tayo. Sabi ko, bakit hindi pa dito sa negosyo na lifetime ako pwede kumita? Tama, nakagawa nga tayo ng paraan pambayad ng bills ng mga ospital, pang tuition na hindi naman nagpo-produce ng income. Diba? Ito lifetime negosyo ko na. Ngayon, ito na po yung resulta ko. Dahil sa decision ko po, ganto ganto ganyan. So that's the feel, felt, found technique. Diba? So kumbaga it's more on inspiring them na ikaw, naging successful ka, kumbaga nagkakaroon ka ng resulta kasi ginawa mo ng paraan. Okay? More tips on closing dwarfing. Ano yung dwarfing? Yun yung make them feel that the startup capital is low. Ako talaga, lagi ko itong sinishare na yung 198, maliit lang po siya. Bakit? Ako kasi, tinry ko mag-trad. Okay? Para mag-show na sa mga prospect na talagang ganito talaga sa traditional business. Diba? Hindi ka makapag-start ng negosyo na maliit lang puhunan mo. Tapos, ang liit lang na kinikitain mo. Diba? So sabi ko nga sa kanila lagi, actually ito pong 198, kung isipin mo luho, malaki siya. Pero pag isip mong negosyo na pwede kang kumita ng milyon, magkaroon ka ng Ferrari, ng Mustang, ng BMW, makapag-travel ka sa iba't ibang bansa, diba? Napakaliit po niya. Bakit? Sa traditional business yung 198 mo, kulang pa sa renovation. Tama ba? Kulang pa pang renovate yan. O, sample, IBC. IBC owner ka. Diba? Si Lamentor, ano? Gano'ng kalaki nilabas sila sa renovation? Renta pa lang. Diba? Tapos, yung income, 'di ba? May OPEX ka pa eh dito. Yung 198 mo, one time investment lifetime benefit. So, dwarfing ang tawag doon, pinapaliit mo sa utak nila yung 198. 'Di ba? So, ganun 'yon. Show the vision and plan, makes them feel secured and excited. Okay? So, kailangan pinapakita mo sa kanila na hindi pagka member nila, walang mangyayari, dapat may vision, may plan. Tapos suggestion closing, example, bestseller natin dito sa sample closing mo na. Okay. Ano pong nagustuhan yung package? Gold, platinum, or jade? Okay. Nagustuhan yung jade. Okay. Ganyan, ganito, ganyan. Tapos, syempre, mamimili na ng option. Wala naman siyang alam po anong option yung maganda. So, para hindi siya mahirap pa mag-decide, para hindi siya matagalan mag-decide, mag-suggest ka na. Actually po, ang bestseller natin dyan, yung option 1 all barley. Mas magaan pa siya. Mas madami ka pong madadalang products abroad. Mas mapapamura din yung shipping fee. Or pwede po option 2. Combination or kaya yung option 11 yung all products. Ano pong mas gusto nyo? Ikaw na magpapasa. Ito po yung pamimilian pero may suggestion ka para lang mabilis makapag-decide. Ha? So yan, pay now, play later. Okay, ano yung pay now, play later, di ba? So, for example, ngayon, di ba, ngayon mag-start ka na para next year may magandang result na sa'yo. Okay? Ayan, remember, okay, don't miss the chance. Close it and seal the deal. Okay? Ayan, and stories sell. Tandaan mo, huwag mawala sa presentation mo yung mga stories, mga real life stories. Diba? For example, story ng top 1 natin, diba? Nag-start po na fresh grad, nag-start po na walang-wala, diba? Pero ngayon na bagong buhay, mahiyain, diba? Kaya kung mahiyain siya, for sure may inspire siya dito. Diba? Ito si Mentor Catherine Policarpio na single mom, QA, may utang na kalahating million sa credit card. Diba? Na imbis na sabihin niya na wala akong pang-member para makapag-start dyan, ang ginawa niya, gumawa siya ng paraan. Diba? So in that way, in third party mo siya. Kung may utang siya, eto may utang din. Pero ngayon, nakaahon na sa utang, naging multi-millionaire na. Bakit? Kasi nag-design siya. So parang ganun yung gusto mo i-point out doon. Kaya siya may story. Ito po, ngayon nag-drive na siya ng 8 million worth of Corvette, free from the company, nakapag-travel siya sa iba't ibang bansa, and nag 1 million na rin po siya buwan-buwan kay IAM Worldwide. Tapos kapag, kapag yung kausap po na medyo may edad na, to inspire them na magagawa nila, story naman ni Tita Cecil. Mabilis lang naman eh. Actually, ito po si Tita Cecil. 69 years old po ito. Pero sa age niya po na yan, nag-start pa rin siya mag-business. Bakit? Kasi po, kumbaga, never too late mo naman to start. Diba? As long as you have a dream, makapag-start ka. Siya po naging successful dito, Diamond Elite Executive. Ang kwento po nito, retired bank employee po ito, na may retirement fund na pinang negosyo pero na bankrupt. Dito po talaga sila umangat. Tapos ang nakatawa po nito ay Tita Cecil, at her age of 69, halata po ba? Hindi, di ba? Bakit? Kasi wala po siyang kahit anong maintenance. Walang synthetic na pumapasok na gamot sa katawan niya. Puro organic like barley lang po.
Diba? So, na-inspire mo yung mga nakausap mo na sa 50, 60 na iniisip na parang may edad na sila para gawin to at baka hindi sila makasabay. Ito po, oh, nagawa. Sumabay. Nag-diamond eh. Diba? Ito naman para sa mga mag-asawa. O ito po, oh, dati po yung asawa niya, nagbabarko, nasa ospital anak niya, kailangan niyang umalis. Bakit? Kailangan niya po sumampa ng barko. Di ba masakit po yung ganun? Di ba? Pero dahil po nagsikap yung asawa niya, nakarerin yung negosyo, nakabuild po ng malaking organization sa Europe at sa iba't ibang part ng bansa. Okay, last year lang po, okay, before the pandemic, hindi na po nagsampa ng barko yung asawa niya and pareho na po nang ginagawa yung business. Tapos during pandemic po, ayan, yung bahay po nila, napatayo nila and nadagdagan yung sasakyan nila from Fortuner lang, nadagdagan po ng BMW Z4. Ayan, di ba? Kasi ito naman po, high school graduate lang to inspire you. Ito po yung mentor namin na tumutulong din sa amin, di ba? Sa negosyo na to. Ayan, 17 years old, nag-start sa business 15 sa ganitong industry. Pero ngayon po, no, tag dito, nakukuha niya lahat ng mga bagay na gusto niya. Di ba? So, ayan, kumbaga, kailangan ng mga ganyan, ng mga inspirational, di ba? Para ma-visualize, no, ng kausap mo, ano yung possible na mangyari sa kanya. Okay, rejection doesn't mean you aren't good enough. It means that the other person failed to notice what you have to offer. Okay? Ayan. So, tapos na tayo. Okay? Ayan. Share ko lang din to, no? Ayan. Share ko lang din. Okay? Huwag niyong palagpasin. Ayan, etong paraffle ni Mother Blast. Okay? Ang sarap maging top earner, no? Grabe. Magpaparaffle this week ang ating top one ng 100,000. Hindi to company, ha? Okay? Ano to? From her own pocket. Kaya i-goal talaga natin maging top earner para tayo na-experience natin magpamigay ng ganitong cash. Diba? So, yung pay-in po natin noong March 19 hanggang March 25, kahit isang entry lang, minsan may isang entry lang dito, copper or silver lang, nakakabunot pa eh, diba? So, ayan, goal natin, no, magkaroon tayo ng DR, diba? Challenge mo yung sarili mo. Actually, dito sa amin, sa mga nag-full-time dito sa condo, ng mga members, may challenge kami, diba? Kailangan maka 2 DRs kundi may penalty ka, okay? So, ayan, advantage din kasi dito, yan, magpaparaffle po ng dalawang 25,000, may mananalo na 10, tatlong 10,000 at apat na 5,000. That's a total of 100,000 na paraffle. So, goal natin, no, makapagpasok tayo ng pay-in March 19 to March 25. So, we still have days, no, na makapagpasok ng entry. 1 raffle entry sa associate package, 2 raffle entry sa gold, 3 sa platinum, and 4 sa jade. Mechanics, send a clear copy of receipt, name and date. So, alam naman yun, very familiar naman kayo dyan sa Blast raffle page, no? Until 11:59 PM. And of course, di ba, ongoing pa rin yung ating Hatawan 2021, March 16 to May 15, 2 months po, no? Huwag natin palagpasin na yung mga top mentors lang yung nakakahit ng mga gadgets. Kailangan tayo makiting tayo ng gadgets. Alam kong kaya natin tumbilin sa mga sarili natin pera, pero iba po yung achievements from the company. Kasi nagiging testimony mo din yun pag nagpe-present ka na talagang totoo incentive kasi isa ka sa mga nakahit. Diba? Tsaka magagamit mo rin yun as your kumbaga pang tee up, pang credibility mo din. Diba? So yun, iba pa rin po talaga ang libre. Kaya i-hit po natin yan. Diba? Doon po tayo sa MacBook Pro. Doon tayo to market. Diba? Kasi pag na-hit po natin to, at least kumbaga marami tayong babagsakan. At least dito tayo nakatarget. No? So yan, wag natin kalimutan mag-maintenance 10 boxes before mag-March 31. Kasi kung ma-hit mo man to by next month, at hindi ka nakapag-maintain ngayong month na to ng March 16 to March 31 ng 10 asay, disqualified. So yun lang po, hard work beats talent when talent doesn't work hard. So dito pagalingan, pasipagan po. Okay? And always remember in Proverbs 11:25, those who bless others will be abundantly blessed themselves. Those who help others are helped. Diba? So, kumbaga, share nyo lang yung business or continuous lang tayo sa pag-share ng opportunity at pag-help sa team natin. Diba? Kasi end of the day, we will reap, mag-harvest din tayo no, sa lahat ng mga tinanim natin. So, I hope na marami tayong natutunan ngayon. Thank you so much for your time. And more pay-ins, more leaders, and more success sa buong Team Dragons. God bless you all. Ayun. So, thank you so much. Grabe.
Ayan ah, dragons ha, wala na magsasabi na mens. Di ko ma-close eh, kaya ayaw mag-join. Kailangan, alam na, no? Okay, thank you, Mentor Marlon. At picture tayo. Picture tayo, yes, guys. Yes, yes. Okay, grabe ba learnings? Grabe tong ano natin, no? Hatawan natin. Hatawan pati sa training. Every day. Parang 2 weeks na to, no? Every day talaga eh. Ayan, so welcome doon sa mga bago, ang dami natin bago, mga future leaders ng Team Dragon. So nakakatuwa naman. Ayan, pa-open na po ng ano ng iba, camera. Ayan, si Christina, si Ras, si Ate Nina, Melikor, Hasana, Shani, Marcy, Claire. Huwag nang tawagin. Open na kayo. Ayan. So, gusto niyo yung mag ano, pwede namang mag-picture muna habang yung iba wala pa, no? Picture kayo 3 seconds with our gwapong speaker. Ayan, tapos na. So, lahat na. Okay? Ayan, first page. 1, 2. Next page. 1, 2. Ayan. So, thank you po. Ayan, Mentor Marlon. Salamat. Thank you so much, Mentor Dadel. God bless you all. Leave na po ako. Thank you. Thank you.